Hey, hello. So, welcome to your final coaching and review. So, before we begin, ginawa ko na muna siyang pre-recorded yung ating final coaching and review. Then, ang gagawin na lang natin is hopefully we could have an IQ&A na lang. So, I'll be posting a parang tag dito, Microsoft Word o kaya parang Google Docs wherein you could put your questions. Then, we would still have a face-to-face or synchronous class. Then, pag-usapan na lang natin yung mga natitiran yung tanong doon. But then again, itong final coaching natin dito would be beneficial, especially sa inyo. It would be beneficial sa inyo na lalo na palapit na yung mga examination. Okay? This would cover all yung salient points o yung pinaka-importante na nakikita ko under my course or under my subject. Kasi dito, at least may kita natin or may intindihan ninyo mabuti yung pinaka-fundamental sa magiging applicable sa lahat ng questions na pwede nyong kaharapin during your final examination. Okay? So, without further ado, simulan na natin ito. Okay. So, ano lang tayo dito? Multiple choice. Okay? Ngayon, may kita natin dito, the following are the functions of police officer during police operation except maliban sa isa, ibig sabihin lahat na nandito kasama maliban sa isa. Ngayon, etong tatlo na to, lahat na to tama. Okay? Ang correct answer dito is yung D. Kasi nakita natin dito is that illegal yung ginamit na term or illegal activity in which na hindi yan pinapayagan under PNP Operations Manual. Okay? Pero itong tatlong to, pasok or kinapapalooban ng Operations Manual natin. Okay? So let's talk about it. Yan, may kita natin yan on the fundamental parts. Ano ba ang function or ano ba ang ginagawa dapat ng isang police officer? Okay? So, una sa lahat, syempre to serve and protect. Okay? Ito yung binibigyan. Binibigyan natin dito ng protection ang civilian especially kasi tayo ang tumatayo as an authority for them. Okay? Binibigyan natin sila dito ng halaga. Okay? At especially, etong importante dyan, observing human rights and dignity of a person. Okay? Kasi sinasabi natin dito na ang constitution natin, okay, ang siyang pinaka-supreme laws of the land. And syempre, lahat ng manual, lahat ng batas naka-inline sa kanya. Okay? At then again, kung may kita natin dito na ang PNP should adhere with the human rights itself. Okay? At syempre naman, ang ating human rights, saan po ba nakalagay? Syempre, sa ating constitution din. Okay? Ito dapat ang nakikita natin sa pang-araw-araw na ginagawa ng isang police officer. It is to serve and protect and to observe human dignity of a person. Okay? So, lahat na yan ang kailangan nyong isipin sa lahat ng operation na makikita ninyo. It is whether or not nasusunod ba nila ng tama or alinsunod sila sa pagrespeto ng human rights. Okay? So, that's rule number one. Next question tayo. Okay? So, ang tanong naman dito yung prescribed uniform. Okay? During police operation. So, dito, ang nakikita natin dito, ito yung mga sinusot nila. Yung camouflage green, yung GOA or general officer attire, din yung patrol uniform nila. Ito yung unit or ito yung mga sinusot nila during certain condition or certain circumstances or certain operation. Okay? Pero ang tanong kasi natin dito, ano daw ang prescribed uniform during police operation? Okay? Ngayon kasi it's a general question. At ang sagot dapat natin dito is yung uniform na appropriate dun sa uri ng operation. Kasi ang sinasabi naman dito, walang specific operation, but yet it is general. So dapat ang gagawin natin dito, sasagutin natin yung tanong at hindi natin tatanungin ang tanong. Okay? So, ang sagot dito is yung appropriate for the kind of police operation to be undertaken. Okay? Depende po sa operasyon na gagawin nila. There is no standard na ganito ang susuotin sa lahat ng operasyon. Okay? Meron tayo ditong sinusuot or comfortability for them. Okay? So, punta tayo dito. Mamaya, explain natin yan. May mga sunod-sunod lang tayong mga tanong na related dito. Okay? Ngayon, etong mga tanong na to na makikita ninyo, ito yung situational. Almost all of the professor that you would see would have a situational cases. Kaya ito, madali lang to. This is an easy question. Si Juan daw ay isang police officer. Okay?
He appears before the public at should not at all times. Ano ang hindi niya dapat ginagawa? Okay? Should not at all times. Okay? Ito dapat ginagawa. Okay? Smart and well-groomed. Okay? Pag nagpapatrol, dapat hindi siya nakain. Dapat niyang ginagawa to. Okay? Ngayon dito, pag nagpapatrol, dapat iniiwasan ng manigarilyo at magbasa ng dyaryo. Okay? Mag-cellphone. Okay? Ayun yung mga sinasabi dito na kapag ka sila ay nasa duty or kapag sila ay nasa labas. But if they are performing civilian, di naman sila naka-uniform eh, pero police officer sila, syempre pwede naman siguro itong mga to. Okay? Ngayon, we could assume that this police officer is giving his or her own duty. Okay? Ngayon, makikita nyo dito, ang tamang sagot is D. Kasi ang nakalagay dito, in a condition not good enough to be seen by the community. Kaya ibig sabihin nakatago. Ano? Iyan ang hindi naman pwede. Siyempre, kaya nga tayo pinag-duties in order for us or in order for them to be approached by civilian person. Kaya malapitan sila. Okay? Makausap, mapagtanungan, and they shouldn't be intimidating. Hindi dapat po sila nakakatakot. Kaya kailangan sila dito is approachable. Kaya lalo na pagka normal civilian lang naman, hindi naman kailangan lagi tayo nagtatakutan dito. Okay? So, yan ang sinasabi natin. Okay? Exemption lang natin dito, syempre, on in certain operation wherein intelligence operation ang pinag-uusapan natin. Okay? So, moving on tayo. Yan. Ang tanong dito, kailangan ba in every patrol, ang police officer may bit-bit na police notebook, a pen, and Miranda warning card? So, kung maaalala ninyo, siguro pinaulit-ulit natin to kung kailangan nga ba talaga na mayroong Tickler ballpen at Miranda warning card. Ang sagot natin dito is yes. Okay, it is under our rule. Eh. Okay? Nakalagay yan sa ating operations manual. As long as the manual isn't amended or even repealed or even revoked, okay, yun at yun pa rin ang ating susundin. Okay? The law is effective, otherwise it is amended or repealed. Okay, ganun din sa manual. Hindi yan mababago, effective pa rin yan, ayan pa rin ang susundin hanggat hindi yan napapalitan or tinatanggal. Okay, so nakalagay po yan sa ating rule. Mamaya mapag-uusapan natin yung rule na yan. Okay, sumunod. Eto naman, ang paggamit ng non-lethal weapon, pepper spray, baton, or stun gun, which every police officer shall carry in his while on actual police or actual prescribed rig. Okay? So, ngayon dito, kung ang tanong lang naman dito is, kailan ba gumagamit dapat ng non-lethal weapon? Okay? Ginagamit po ang ating non-lethal weapon for non-armed confrontation or uncooperative or unruly offender during the arrest. If the person to be arrested or the person who is violent, okay, doesn't have any lethal weapons on his or her hand or within his or her reach, okay, pwede po natin siyang gamitan ng non-lethal weapon. Okay, the service firearm will be used as a defense on oneself, given otherwise that the person or yung tao na huhulihin natin dito could pose an imminent danger or pwede kang masaktan dito or worse, mamatay. Okay? Hindi ko sinasabi na huwag gamitin ng service firearm. But then again, ang sinasabi ko lang dito, kung ang huhulihin ninyo ay wala namang sariling firearm or kaya naman siyang gamitan ng non-lethal weapon, ay huhulihin natin siya. Kasi non-armed confrontation or wala namang bit-bit na firearm yung hinuhuli natin. Okay? Force lang ang gagamitin natin dito. And it should be reasonable force. Okay? So, given that, yung mga tanong na yan, ito ang rule na kapalooban dito. Okay? This is under rule 2, yung police uniform, attire, and accessory. Okay? So, kanina nakita na natin dito na ang agency prescribed uniform, nakadepende po yan sa kung anong operasyon ang gagawin po nila. Okay, it would really depend on the order or yung mismong operasyon na gagawin nila kasi we need to consider the comfortability ng ating police personnel when doing the operation itself. Okay? Ngayon syempre, pinipili natin dito yung uniforme na SWAT para sa kanila. Okay?
Kasunod dito is yung appearing before the public, katulad ng binanggit ko kanina. Yung balikan nyo na lang yung tanong na yun. Yung mga bagay na nakita ninyo, yun yung dapat na ginagawa nila. Okay? Ang kailangan lang natin ditong isipin ng ating PNP personnel, kapag sila ay lumabas, dapat sila ay karespeto. Okay? From head to foot, magandang attire. Okay? Then pagkakita natin dito, magandang pakikitungo sa tao. At syempre, hindi naman kung ano-ano ang ginagawa maliban sa kanyang pag-perform ng legal or lawful duty. Okay? Ngayon, dito, kasunod, carrying of police notebook, pen and Miranda warning card. Katulad ng sinabi ko sa inyo, under rule number 2, hanggat nandito yan, ito ang susundin natin. I know meron na tayong technology base, but then again, if this is the prescribed rule, ito po ang susundin natin. Di ko naman sinasabi na hindi pwede gamitin ng phone, but the phone would be supplementary. Okay? Katulong. Ang primary pa rin na gagamitin natin is this one. Okay? Kasunod is carrying of non-lethal weapon in the police rig. Ang sinasabi lamang po dito, nagpwede nating gamitin itong mga non-lethal weapon on non-armed confrontation. Ang hinuhuli po natin dito ay walang weapon or walang bit-bit na firearm or even matatalas na bagay na pwedeng maka-injure o even makapatay ng isang tao. Okay? That is carrying of non-lethal weapon. Okay? So, makinig. Okay? Digest. At least, nakukuha natin siya paunti-unti. Makinig lang mabuti. Okay? Kasunod tayo. Yan. Ano ba ang pina-file prior to the conduct of operation na ina-aprobahan ng police unit commander? Ngayon, ito yung sinasabi nating prerequisite or prerogative. Okay? Na kailangan ginagawa bago, prior, magkaroon ng isang operation. Okay? Ang sagot natin dyan ay pre-operational clearance. Okay? Ngayon, explain natin bakit hindi A, B, at D. Ang briefing po natin, ginagawa yan kapag na-aprobahan na. Okay, na may operasyon na tayo, binibriefing muna natin in a certain sense, pinapaalalahanan, pinakamadaling salita, papaalalahanan kung anong dapat gawin bago gawin ng isang operasyon. That is briefing. Kapag sinabi nating debriefing, okay, natapos ang operasyon, okay, then we would talk to our personnel, kausapin ng mga tauhan, and they must tell you kung ano ang nangyari sa operasyon. All of the things encountered would be discussed on debriefing itself. Okay? Ang pre-operational clearance po natin, ginagamit po yan for them, for the police unit commander to be informed kung anong operasyon nang gagawin ninyo. Okay? On what is the purpose of the operation to be held. Okay? Kung ano ang halaga ng operasyon na gagawin ninyo. Okay? Ang permit natin would be a general term. Sometimes it would be it has an obligation or it has an agreement. Okay? Ngayon kasi ang permit natin normally nare-revoke po yan. Pinayagan po tayo in a certain circumstances or in a certain terms lang. Okay? Na hanggang dito lang ang pwede natin gawin. Okay? Yan yung sinasabi nating permit. Giving out something, umoo, pero merong condition. Yan ang pinakamadaling salita when it comes to permit. Okay? So, let's talk about this one. Okay? Rule number 4, nakikita po natin dito na kailangan ninyong tandaan. Okay, in all of the questions under the operations manual, itong kailangan ninyong isipin. Na in every operation, there is an pre-operational clearance. Okay, walang magiging operasyon kung wala po tayong pre-operational clearance na aprobado ng ating police unit commander. Okay, because the police unit commander must be informed of all of the things or lahat ng bagay na ginagawa ng tauhan niya. Okay? So, pre-operational clearance. So, kita nga po natin dito yung prefix na pre, bago magkaroon ng operasyon. Okay? So, yan yung ating pre-operational clearance. Okay? Let's move on. Kaya pa ba? Kaya pa yan. Okay, makinig.
Is it a must? Kailangan po ba lagi may coordination form made by filing the coordination form prior to the launching of the operation? Kailangan po ba lagi may coordination form? Yan na naman ang pinakamadaling salita. Okay? So, makikita natin dito, iniisip siyempre natin dito, yung general rule. Pero kasi, ang overall binding force dito, yung salitang must. Okay? Ibig sabihin with conviction. Ibig sabihin dito, siguradong sigurado na lahat ng operasyon kailangan may coordination form. But then again, meron tayong tinatawag na exemption from the rule nga. Siyempre, kapag inisip mo na lagi ba dapat, eh meron nga tayong exception. Okay, so ito yung exemption natin dito. Okay, kaya nga ang sagot natin dito is no. In cases, kapag ang formal or inter-unit coordination cannot be made due to the nature and or urgency of the situation such as but not limited to cross-jurisdictional pursuit operation. Ibig sabihin po dito na hindi naman po palagi na meron tayong coordination form. But we are guided na lahat ng galaw, kung kaya naman po, i-coordination form po natin yan. For them to be informed kung ano rin yung galaw ng tauhan natin o galaw ng mga personnel. But in certain instances wherein urgent ang pinag-uusapan natin dito, maybe it's a life and death situation or a pursuit operation, okay? Pwede po tayo dito kumontak to any available means of communication, whether it is your own cell phone number and you would contact your own, ito, makinig, your tactical operation center. Okay, sila po ang kukontakin. Okay, so yan, makikita natin dito on your rule number 5, inter-unit coordination. Okay, ano bang sinasabi natin dito? Kung tayo ay magpapaalam, pwede po tayo ditong magkaroon ng coordination, personal kang pumunta, or pwede kang magpapunta ng representante mo. Okay? Pwede yung parang kanang kamay mo papupuntay mo doon. Okay? Kapag hindi, meron po tayong filing ng coordination form. At lastly, yung exemption natin from personal and coordination in certain circumstances wherein urgent, okay, it would take life or limb, pwedeng nagmamadali. Okay, there is an pursuit operation or pwedeng may mawalang buhay. Okay, ito na ang gagamitin natin. It is to cause a coordinate on a practical or any available means of communication. Okay? Sumunod. Yan. Ito na naman ang pinag-uusapan natin dito. In lawful performance of duty. Okay? Nakalagay dito, what is the degree? Okay, what is the degree of, wait lang ha, of force of a police officer that he may use in order to accomplish his mandated task of enforcing law and maintaining peace and order. Mahaba, di ba? But if you could skim, ano ba ang hinihingi ng tanong? Kung anong hinihingi ng tanong, yun lang po ang bibigay na sagot. Okay, ngayon, lawful naman po ang performance ng duty. Check. Okay naman. It's okay to use force. But then again, anong tanong dito? Degree of force. Okay? Hanggang saan? Measurable dapat kahit papano. Okay? Hanggang saan? Degree of force. These are all degree. But all of it, ang tinatanggap under our manual, would be necessary and reasonable force only. Okay? Ngayon, sinasabi natin dito, it's not equal, hindi equal force, but reasonable force. Ulitin ko, hindi pantay pero po reasonable. Okay? Ang gagamitin natin, to effect a what? To effect an arrest, if possible. Okay? So, ibig sabihin natin dito, if the person is using, sharp pointed weapon such as knife, and you have your own firearm, okay, you could use the distance, yung agwat ninyo sa isa't isa as an advantage. Okay? You could aim your weapon, okay, yung firearm mo sa kanya, and give verbal, okay, verbal na command na sumuko or to effect an arrest. Okay? Susubukan natin siyang sabihan ng paulit-ulit na sumuko at hindi kailangan. Kasi
kinikilala naman po natin dito na ang knife is a deadly weapon para naman lethal, okay? Although they are not equal, okay? But the force would be reasonable by the act of aiming it and giving verbal information. Okay, syempre hindi naman po natin pwedeng hayaan na ang ating mga police officer ang siyang masaktan dito sa ating operation. Okay? Maximum force, hindi po yan. Okay? Todo-todo exigent, hindi rin po. That's wrong. Intolerable force, it's not. Okay? Hindi po yan ang ginagamit natin. Okay? Yan. Police intervention. Mamaya, pag-uusapan natin lahat ng mga yan. Okay? So, dito, tinatanong, in a police intervention, the police officer must first issue a verbal warning before he could use force against an offender. The following are in the rules in the issuance of verbal warning, except lahat po ay nandito maliban po sa isa. Okay, ngayon, tingnan natin kung ano yan. Be it the dialect, known, tama, eto na lang, nakikita naman natin eh, underline. Okay, be done in a national language, followed by a demonstrative act and police officer's intent if the offender is a foreigner. Bakit ay ganyan, sir? Ginugulo lang kayo dito. Okay? Ginugulo kayo dito. Kasi tama to yung una eh. Yung national language eh. Okay? National language. Nakita mo ulit. But then again, tignan nyo dito. Ang offender po natin is foreigner. Under our rule, if you want to give a verbal warning to a person, if the person is foreigner, we could communicate in English. Kay English po ang sabi, hindi national language. Okay? Ngayon dito is English and demonstrative act. And demonstrative act, hindi po national language natin na Filipino. Kasi ang offender, kung titingnan nyo po ulit dito, it's a foreigner. Hindi po tayo maintindihan. Importante sa verbal warning is for us to be understood or for us to be understand kung anong gusto nating iutos sa kanila. Okay? Kasi command na to eh. Okay? If not, syempre hirap mag-English. Pwede naman, konti-konting English, then perform the act itself. But then again, if it's a foreigner, it shouldn't be national language. Rating ko, it should be in English language. Next. Okay, when could a deadly measure should be used against a suspect such as baton, truncheon, pepper spray, stun gun, and other non-lethal weapon? Kailan lang po pwedeng gamitin? Okay? Makikita natin dito. So, when the suspect does not follow orders of the police, when the suspect is violent and less physical measure have been tried and deemed inappropriate, in which tama na yan, suspect is possession of high-powered firearms like bazooka and armalite rifle, okay, when police has no firearm. Kaya ang tanong po natin dito, kailan po pwedeng gamitin ang non-deadly measure against a suspect? Okay? Yun lang naman ang tanong. Ngayon, ang sinasabi natin dito, it's a non-armed confrontation. Okay? Basta non-lethal weapon, non-armed confrontation. Yan ang usapan natin dito. Okay? The suspect is violent and threatening. Okay? Then may kita natin dito yung less physical measure. Sabihin natin yung pwersa ng pangangatawan natin. Sinubukan na natin pero wala talaga. Pero wala naman siyang weapon to use against us to possibly kill us or to possibly hurt us or masira yung limbs natin, okay, saka po natin pwedeng gamitan ng ating non-lethal weapon. Okay? Okay. Sumunod. Okay, the police, in considering the reasonableness of the force employed, it is not required to afford offenders attacking him the opportunity, and yan sinasabi ko, for a fair and equal struggle. Okay? Yan ay introduction. Ito ang tanong. Ang police officer daw ay given a sound discretion in consideration of employing reasonable force except. Lahat po ng ito ay factors in employing reasonable force maliban sa isa. Okay? So, kung makikita natin dito ang tamang sagot. Okay? Maliban sa isa, lahat ng to tama. Maliban sa isa, ito. Okay? The police officer cannot use his 9mm pistol against a stone by the offender. Kasi ang nakalagay po sa rule, kasi ang tanong naman dito is yung rule natin itself. Okay? But then again, may kita nyo dito, okay, yung siya lang ang naiiba dito, paggamit ng 9mm against the stone.
Okay? So makita natin ito. Ngayon, in employing reasonable force, ang nakalagay po sa rule natin, ito mga ito. Ano ba ang tinitignan? Ano ba ang possible tingnan ng fiscal in your means of employing force. Okay? Ngayon, tinitingnan dito yung dami ng aggressor. Okay? Pwede siyang i-consider if you have your own firearm, then marami naman ang aggressor o marami ka namang kalaban, it could be well taken consideration. Okay? Kasi baka naman marami. Okay? Kasunod. It would depend upon the nature and characteristic of the weapon use. Okay? Ang ibig sabihin dito is yung ginagamit. The weapon na ginagamit ng ating suspect against itself. Okay? Against ourselves. Okay? We must understand kung ano yung pinagkaiba nila, kung ano bang nature. Kuha. Sige, kung ano yung ginagamit nila. Next would be physical condition. Kasi kinukonsidera din po natin dito yung height. Okay? Yung laki. Okay? Yung sabihin natin yung other circumstances wherein may advantage yung ating suspects against ourselves. Okay? Yan yung ating tinitignan. Okay? So, ito yung ating D. Next. Sunod lang po tayo. Medyo namaos lang tayo ng very light. Okay? Pero kaya yan. Kailan po, balik tayo sa tanong, kailan lang po pwedeng gamitin ng firearm? Okay? Mali pala. Kailan masasabi na unjustified ang paggamit? Yun yung ating tanong. When is the use of firearm during police operation unjustified? Okay? Ngayon dito, ang sinasabi natin dito is this one. Ang tamang sagot, when the person looks threatening or dangerous. Hindi, ganito lang yan. Hindi naman porket pangit. Hindi naman, joke lang. Okay, baka may masaktan eh. Okay? Sabihin natin dito, the appearance of the civilian shouldn't affect or shouldn't be the means for you to draw your weapon or to draw your weapon. Kaya hindi porket may yung itsura niya ay ganun, medyo nakakatakot, medyo maangas, bubunot ka na. Hindi. Ang usapan natin dito, pwede mo magamit ang firearm mo in certain instances wherein it would fall under the doctrine of self-defense. Okay? Defense of relatives and defense of strangers. But other than that, hindi na pwede. Okay? Sabihin natin, in accosting, doon lang tayo nagkaroon. Ang accosting kasi wala naman siya sa itsure. Ang tinitignan natin dito is the mere external fact, yung ginagawa nila. Okay, mabigat na kadahilanan kung bakit mo sila lalapitan. And possible na pwede mo magamit ng firearm mo. Kasi given for a fact that it would be life-threatening situation sa'yo. Okay? Pero pagka sinasabi naman natin dito that the person looks, okay, mukha lang naman silang matapang at mukha lang naman silang tawag dito, dangerous, hindi po po pwede yun. Kuha po ba? Kaya yun yung ating sinasabi. Baka makita ka lang na ano, gamitan mo na ng weapon. Hindi pwede ganun, di ba? Pangit lives matter, sabi nga nila. Okay? Dito tayo. Rule 7. Ito lang naman yung sinasabi natin dito eh. Yung ating sa rule. Yung use of force during police operation. Ano ba sinasabi natin dito sa ano natin? Ngayon ang sinasabi natin dito is yung unang-una, yung excessive force is prohibited, no? Nakalagay dito, ang sinasabi natin dito is reasonable and necessary for. Ano daw, nabubulol na ako. Okay? Keep up. Kaya natin to. Marami pa. Okay? Ngayon dito, sinasabi, necessary and reasonable force lang po ang po pwede. Ang principle po natin dito is the return equivalency principle. But hindi porket napakinggan natin yung equivalency sa isang principle is bibigyan na natin sila ng fair and just fight. Okay? Ibig sabihin dito is saktong-sakto yung treatment. Kapag suntok-suntok ka din, pag parang-parang ka din. Hindi. Ang sinasabi po natin dito is for us to protect ourselves at then again, yung reasonableness kung bakit mo siya ginamit. It might be number of aggressor, katulad din sinabi ko sa inyo kanina, yung characteristic ng tao,
ay din yung sabihin natin dito yung weapon used ng suspect natin. Okay, doon natin tinitignan yung reasonable and necessary force na pwede natin magamit. Okay? Sumunod, issuance of verbal warning. Katulad ng sinabi ko kanina, pag foreigner po, ulitin ko lang ha. Pag foreigner, English and demonstrate the act itself that you want to perform. Or you want the foreigner to perform. Okay? Kung ano yung gusto mong pagawa sa kanya. Kuha. Sumunod dito is yung syempre, if it's a normal person, if we want to issue a verbal warning, we must, syempre, warn the person in a peaceful surrender. Make them surrender. Pasukuin natin sila. Magpakilala ka. Anong intention mo? Okay? Ano bang gusto niya? Tingnan mo. Try to negotiate. And if ever, if that's a Filipino, try to speak on the dialect known to that person. Kung anong dialect ang alam niya. And most probably naman dyan, may mga police na from provinces itself na pwedeng makausap yung tao na yon on a certain extent to understand the communication or the message itself. Kasi meron lang naman siya nagawa kaya nakakapag-perform ang isang tao ng isang krimen. Kaya yan lang naman ng ating dapat isipin. Okay? Kasunod. Non-issuance of verbal warning. Ang sinasabi lang naman natin dito, di na tayo pwedeng magbigay ng... There is a rule wherein we cannot give a verbal warning if at kung ang suspect po natin is giving us a threat and it is imminent danger. It could endanger our own life. It could endanger our own limbs and our rights. Okay? Kasi syempre, PNP may karapatan din naman sila. They have the right to live. Kaya hindi naman sila pwedeng patayin basta-basta ng mga suspect. Kaya we do condemn din yung mga suspect na nakakapag-commit na sasaktan ang PNP of ang PNP personnel natin, leading them to somehow yung buhay nila ang maging kapalit. Kaya hindi naman po pwede yun. Okay? Basta ang sabi natin dito that there is the principle of self-defense. Okay? There is an unlawful aggression. Yan ang pinaka-importante. Kasi unlawful aggression is sine qua non or it is the most important thing. Hindi siya pwedeng maalis in the self-defense principle. Okay? Then yung pangalawa kasi, yung reasonable means employed. Then yung lastly, yung lack of sufficient provocation. Minsan, kinoconsidera lang siya for incomplete self-defense. Pero ang unlawful aggression kailangan po nandyan palagi. Kuha, yun lang naman ang sinasabi sa ating non-issuance of verbal kay warning. Okay, use of non-lethal weapon. Gagamit lang po tayo ng non-lethal weapon if the person to be arrested or the person or that suspect is in for non-armed confrontation. Kuha, dun lang po tayo pwedeng gumamit ng ating non-lethal weapon. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, andito na tayo sa may factors eh. Factors to consider muna tayo yung 6 para mabilis tayo. Ang factors to be considered dito mga parekoy, una sa lahat yung number of aggressor. Doon natin na-check yung reasonableness. Kung makikita nyo dito, hindi naman equal force ang sinasabi, but it is necessary and reasonable force ang sinasabi. The reasonableness would fall. Kaya magiging reasonable yan sa number ng aggressor, number ng tao na kalaban mo, nature, kung saan ang kinakalagyan mo, environment, baka mas pabor para sa kanila. Ano ba yung weapon na ginagamit nila? Physical condition at size, baka mas malaki sa'yo, mas malaki ang katawan laban sa'yo. Kaya yung kaya kang balibag. Okay? Yun yung sinasabi natin dito. Okay, then location and circumstance, katulad ng sinabi ko, maybe there are certain instances wherein that person has an advantage against you. And your own weapon, your own service firearm would be reasonable. It would be reasonable for you to use it or to utilize it. Kuha. Next, makinig. Kaya yan. Factors or responsibility. Ito na pala. Responsibility of the police officer in charge of the operation. Okay? Ano bang ginagawa dapat ng mga head natin? Ay normally yung mga ano bang ranggo ulit ang mga person in charge. Ang sagot po diyan commissioned officer. Okay?
yung police lieutenant natin above, sila po ang nag-i-in-charge under our police operation. Silang mga nasa posisyon, they must always brief the person of the general guidelines, katulad yung rule number 1 natin kanina. Okay? It's serve and protect the people, and if they need to use force, it should be necessary and reasonable lang po ang pwede. Kuha? So, yan po yung atin. By this time, siguro mag-rest muna kayo. You could pause, pero ako po magtutuloy-tuloy. Okay? Sayang naman. Sayang naman. Magpapahinga tayong konti. Magpahinga kayo. You could pause. Have a water break. Then, tuloy-tuloy lang po tayo dito. Okay? Enjoy lang. Enjoy lang. Kaya natin yan. Yan. Yan ang sinasabi natin. Unlawful aggression should be present for self-defense. Katulad ng sabi ko sa inyo, unlawful aggression is a sine qua non. Kuha, ibig sabihin, kailangan na kailangan po siya. It's a prerogative and it cannot be negotiated. Hindi siya pwedeng palitan basta-basta. In this answer, okay, yung sagot natin dito, ang sinasabi natin dito ng unlawful aggression, ang sinasabi natin dito, real threat, hindi po katang-isip. Okay? Na kapag ka, ang kausap natin dito or the suspect itself, may intention na i-injure tayo ng malala or even worse, to kill us or to effect na to cessate para patayin tayo. Okay? Dapat dito ang sinasabi, totoo, hindi katang-isip. That is unlawful aggression. Unlawful aggression in its manner should be there, nakikita. Kuha, hindi siya on the mind, hindi siya mukha namang may gagawin, hindi po pwede. Okay, so yun yung ating sinasabi when it comes to unlawful aggression. That it must be real threat at hindi siya yung mukhang threat lamang. Okay, dito. Yan na naman, may nadagdag pala tayo dito, no? So let's touch rule number 8, the use of firearm. Okay? Gawin natin siya preparatory. Ngayon dito, kailan lang po pwedeng gamitin? Ito yung pinaka summary, no? At least nabigyan ko kayo dito ng magandang representation. Paggamit ng firearm, kailan lang po pwede? Magagamit lang po ang firearm if it poses imminent danger. Sa madaling salita, pwedeng may unlawful aggression na nakikita within your own operation or your work on your own duty. Okay? If it falls under unlawful aggression or it would fall under self-defense principle, okay? Self-defense on yourself, relatives, and stranger, pwede po natin gamitin ang ating firearms. Given for the fact, katulad ng sinabi ko, yung factors, tingnan ninyo ha, yung factors and reasonableness. Kuha? Ngayon, sinasabi natin dito, firing of moving vehicle prohibited with exception. This is the general rule. Bawal magpaputok kapag ka gumagalaw ang vehicle natin. Bakit? Kasi una sa lahat, we might injure bystanders. Okay? Kasi syempre, it's very difficult to aim and to fire your own firearm kapag gumagalaw yung ating vehicle. Okay? Ang exemption po natin dito, wherein the police officers weigh in. Ay naisip niya na and can put, kaya niyang iputok, kaya niyang patamaan. Okay, and considered that there is no person or persons, civilian, within the area na pwedeng tamaan ng ligaw na bala. Okay, yun yung exemption natin dito. Kailangan may sound discretion or napag-isipan mabuti ng ating PNP officer na kaya niyang patamaan. Kwa, ito parameters to be considered. Ito yung sinasabi natin dito. Pagka magpapaputok ng moving vehicle, pwedeng ito yung titignan ng ating piskal o pwedeng magkaso laban sa inyo. Una sa lahat yung intent. Ito ang importante. Okay? Especially in our field. Kuha? Kasi it's intent that's on the mind of the people. Hindi naman siya mere motive but an intent. Mas mabigat na kadahilan ng to produce or to effect an injury to other person, especially on our, or specifically to our police officer. Then, capability ng suspect, whether or not the nature, the advantages, the weapon used ng ating suspect.
kinukonsidera din po yan. And syempre, yung accessibility, okay, yung kanilang pagkikita, and yung kung gaano sila kalapit, proximity of the suspect from the police officer and other person. Tinitingnan po yan. Kasi ibig sabihin na accessibility, if there are bystanders or civilian, wag muna. Okay? Tinitingnan dito yung proximity, okay, yung lapit ng suspect sa police officer, and yung lapit ng suspect doon sa mga civilian natin. They need to be considered as well. Ayaw natin na may masasaktan ng mga civilian because hindi sila kasama dito sa operasyon natin. They are mere innocent people and we don't want any collateral damage. Yan. From the moment that you have used your own firearm, okay, when the moment you have used your own firearm, you must give or you must write an incident report on why you use or why did you use your own firearm. Okay, anong reason? What was the reasonable means or reasonable or necessary the circumstances wherein you used your firearm? Bakit mo ginamit yung firearm mo? Okay, and normally, kung dun tayo sa investigation operation, the SOCO thereof might in motu proprio in its own initiative na kunin ang firearm mo for ballistics examination. Okay, that's the investigation operation. Kailangan mong isuko yung firearms mo sa kanila o kapag sinabi ni SOCO na they need your own firearm para mabilis masolusyonan yung ating krimen. Okay? Medyo naglalag na tayo onte. Next, ang arrest po ba? Okay, it's all about arrest, no? We are already on arrest. Kanina would be the fundamentals. Ito kasi medyo na naman. Ito yung madalas nating ginagawa or the one of the primary duty of a police officer. One of the biggest thing. Ngayon, ang aresto po ba pwedeng gawin even without a valid warrant of arrest issued by a competent authority? You must see all of the circumstances and all of the explanation behind yes and no question. Okay? Ngayon kasi dito, the correct answer would be no. Hindi pwedeng mag-aresto without a valid warrant of arrest kasi under the constitution that the person should not be deprived of life, liberty, and property. Hindi sila pwedeng hulihin, hindi pwedeng tanggalan ng sila ng kalayaan ng walang kadahilanan. Okay? Otherwise, it would fall under the prerogative or under the requisites of warrantless arrest. Okay? Mamaya, pagdadaanan natin yan. Next. This one. As a rule, paano po ba ang pag-aaresto? Okay? Time. Ang oras natin dito is the time. Ang time po natin when it comes to arrest, it can be made on any day of the week at any time of the day or night. Okay? This is lawful arrest, ha? Bigay siya ng competent authority, bigay siya ng judge, kailan mo siya pwedeng i-execute or kailan mo siya pwedeng i-execute. Okay? Pwede siyang i-execute any day of the week, any time of the day or night. Pwedeng umaga, pwedeng gabi, pwede ding holiday. Okay? Ngayon, hindi pwedeng wala na ditong palusot or anything to effect an arrest. If the person will be taken into custody, kahit anong araw pa yan, okay, it would still prosper or kailangan pa rin siyang gawin. Okay? Next, yan. Privileges ng senators and members ang tanong. Tinignan pa lang natin dito. Kongreso ang tinatanong natin dito. Is the Congress, madaling salita, is the Congress immune for arrest? Okay? If you would see the yes and no question, you could also determine on the circumstances itself. Okay? So, tingnan natin dito, the answer would be the letter B. Okay? Are they immune from the arrest? Yes. Okay? Pero ngayon, titingnan natin dito ano yung kanyang prerogatives or requisites dito. Okay? Immune lang po ang representante o ang kongreso kapag ka ang session is kumbaga occurring. Okay? Nangyayari. Okay?
hindi pwedeng mang-aresto kapag ka nangyayari ang hearing o nangyayari ang isang or they are in the regular session under the Congress itself or the legislative department. Okay? And given for the circumstances wherein ang offenses natin isn't punishable, not more than, okay, makinig ha, okay, it would be not more than 6 years of imprisonment. Bakit? Bakit nga ba binigyan sila ng privilege? Explain na natin dito. If you could remember yung kay Trillanes na case wherein, I think, if I'm not mistaken, he may final sa kanya about rebellion or insurrection ata. Then, Trillanes went onto Congress inside the Congress Hall. And hindi siya pwedeng hulihin kasi una sa lahat, although regular session talaga siya, natapos na talaga, di pa siya nalabas dun sa Congress Hall, di pa rin siya pwedeng arrestuin. It is for the fact to give respect to the Congress itself, the Senate and the House of Representatives. Okay? Mabigyang karapatan na walang taong aarestuin sa loob ng gabinete. Okay? So, ang nangyari, nag-surrender siya at that time. Okay? I think this was Duterte already. Time na nung kay Duterte with it manner. And I know, Trillanes invoked that or sinabi niya na hindi na po pwede because he was given an amnesty already. Okay? So, going back, yun na naman sinasabi natin dito that there is an instance na may ganito na talaga. Kaya hindi pa pwedeng hulihin ang senador or membro ng House of Representatives. Kaya yung mga congressman po natin, sila po yung mga membro ng House. Binoboto din po natin sila. Okay? Kung mga representante ng ating mga lalawigan. Okay? So sila po dito ay hindi pwedeng hulihin kapag ka-in session po sila. Okay? Pero pag natapos naman po yan, as long as hindi hihigit ng 6 years, pwede na po silang hulihin. Hindi naman porket ibig sabihin na tawag dito. Hindi naman porket sabihin na miyembro sila dito, hindi na sila arrested. Ang requisite dito, pag in session, bawal huli. Yun lang usapan. Okay? Pag in session, bawal huli muna. Pag natapos, pwede huli. Okay? Para mas madaling intindihin. Kuha. Next. Within 10 days, nag-expire po ang ating warrant of arrest. Okay, the police officer to whom it was assigned, anong gagawin niya? Okay, he or she, the arresting officer, must submit na report to a judge on why he did not make or she did not make an arrest. Okay, kung bakit hindi siya hindi niya nagawa yung nakalagay or mandato na binigay na sa kanya under a warrant of arrest. Okay, in such instances wherein hindi talaga kinakaya mahuli yung tao na yun on a certain extent, bibigyan na siya dito ng alias warrant. Okay? As long as it's reasonable. Okay? Then, syempre, kung huli naman na, nahuli na pala, hindi ikaw nakahuli, pwede mo na rin naman ibalik yung warrant of arrest. And you must explain na nahuli na po from the moment na ma-issue din tong ating warrant of arrest. Okay? Nag-voluntary surrender, we don't know. Okay? Marami tayong titignan dito. Kasi ang, eto rin oh, may oras na rin tayo. It's only 10 days. It's only 10 days para ma-effect ang warrant of arrest natin. You must see. Malay nyo, then in the future, arrestuin kayo. Then joke lang, wag naman. Okay? So, tingnan lang natin dito yung 10-day period. May nakalagay naman yun eh. Yung issuance date, yung date na nakalagay dun sa warrant of arrest, yun ang tingnan ninyo. Then bilang kayo 10 days. Kahit Sabado, Linggo, pwede yan mag-effect. Kapag yan naghumigit, ibig sabihin expired na yung warrant of arrest na yun. Okay? Yan. We are already on arrest. Okay? We are already on arrest. So, for us to understand this one, eto lang siya. Tama, nag-water-water break ako ng mga saglit-saglit eh. Okay? So, dito tayo. Sa arrest natin dito, ang definition natin per se is actual taking of person into custody. Pagkuha ng tao. Okay? Papunta sa atin. Okay, that he may bound to answer for a commission of an offense. A person to be arrested is not a convicted person. It's not mali. Okay, hindi po siya tinatawag natin na
with final judgment. Okay, there's no final judgment at first. There is no final judgment at all. Kinuha lang natin siya dito cause on a certain extent that he or she may probable cause, mabigat na kadahilanan that he or she has committed an offense. Kailangan niyang sumagot, kailangan niyang umargue, kailangan niyang ipaglaban ang sarili niya na itong mga kinakaso laban sa kanya hindi totoo. Okay? So this is arrest itself. Okay? General rule, no one can arrest person unless with a valid warrant of arrest. Okay? Eyes here, mata dito, valid warrant of arrest. Naging ganito ang rule natin given for a fact of the supreme laws of the land or the constitution itself. Ngayon nga na pinoprotekta ng karapatan natin. Kaya nga nakikita ninyo nung una pa lang, di ba, na ang nakalagay sa ating rule is for it to be respected, to human rights to be respected in all certain and in all contexts of every operations and all of the procedures given in this manual. Okay, kailangan na respeto natin ang human rights dito. And no person should be deprived of their own liberty. Kaya meron tayong warrant of arrest. Ibig sabihin dito that the warrant of arrest regulates, okay, biniregulate na pwede silang hulihin at dalhin at tanggalan sila ng kalayaan pansamantala dahil kailangan niya sumagot sa isang krimen na nangyari or even an offense. Okay? Ngayon dito, ang ating tawag dito, ang ating exemptions from this one would be the warrantless arrest. Warrantless arrest. Ang warrantless arrest, the prerogatives are in flagrante delicto caught in the act, hot pursuit. Okay, ibig sabihin dito, a knowledge from a different person given to you. Mabigat din naman ang kadahilanan in which you affected an arrest. Then lastly, if the person is an escapee. Okay? Warrant, puga yung tawag natin dun. Okay, yung mga takas, hinuhuli po ulit yan. Okay, ang warrant of arrest dito would be issued in the name of the people of the Philippines. Bakit? Because it is expected ng warrant of arrest, it could be related to public crime. It is a crime against the state. Kaya ang nangyari dito is people of the Philippines. Kay laban sa kalakhan ng mga Pilipino kapag ka nakapag-commit ka ng krimen. Kwa? So that would be the explanation behind it. Signed by a judge or the competent authority, inutos sa peace officer, okay? And commanding him na arrestuhin ng taong nakalagay dito sa warrant of arrest, dalhin under custody of law in order that he may bound to answer for the commission of offense. Normally, dinadala po siya dito sa fiscal, okay, physically, para makausap siya sa kung anong nangyari. Okay, minsan yung judge ganun din. Okay, you need to show it that you affected an arrest. Okay, kasunod. These are the general guidelines na dapat ninyong tandaan. Kwa. So, this would be the summary wherein kapag ka ito nabasa mo, it encapsulates or this is the ambit of the arrest itself. Kwa. Okay, simulan natin sa may number 1. Okay, para at least magkaroon tayo ng magandang background with it. Okay, ito yung pinaka dapat sinusunod. Uno sa lahat, arrest basis of valid warrant of arrest issued by competent authority. Madaling salita, judges. Okay? Ang mga husgado po ang siyang nag-i-issue po ng ating warrant of arrest. Okay? Under certain instances, yung exemption natin, if that would fall under the prerogatives of warrantless arrest. Doon lang po. Okay? Pero ang kailangan po natin sundan, hindi ka pwedeng arrestuhin without any valid warrant of arrest. Ulitin ko ah. Valid warrant of arrest. Ibig sabihin the day from the moment it was issued, kailangan na sunod pa rin po yan. Within 10-day period, kailangan na aresto ka pa rin. Kaya para at least alam mo. Malay mo, di ba? The future, ma-arrest tayo, di ba? Vacation lang. No? So, next tayo. No violence or unnecessary force should be used in effecting an arrest. And using greater restraint than what necessary under the circumstances. I think I've already emphasized this so much, yung reasonableness and necessity. Okay? Para at least maalala lang ulit natin yung reasonableness, yung pinag-uusapan natin dito, it would be reasonable kapag tinignan
nila, yung number of aggressor, dami ng aggressor na lumaban against sa'yo, yung nature ng offense, maybe, malay nyo dito, medyo mabigat yung sitwasyon. It would be kidnapping operation, organized group talaga sila, may advantage sila. Characteristic of weapon, yan. Pwede rin nating isipin dyan kung ano yung ginagamit nila kaysa ginagamit nyo. Physical condition, yung laki. Okay? Pwedeng ikaw naman, sugatan ka, din siya hindi. Okay? Yung size, then location, or anything that would be an advantage ng suspect against you. Yan ang mga tinitignan for the reasonableness. Hindi ko sinasabi to be equal, okay? But it be reasonable na gumamit ng force. Okay? Kaya nga sinasabi. But then again, all of it would be, it must be, on effecting an effective arrest. As a rule, katulad ng sinabi ko dito, any day of the week, at any time of the day or night, nabubulol na po ako. Okay, pagpasensyaan nyo na. Ibig sabihin na any day of the week, kahit po holiday, kahit po New Year, kay pwede pong mag-aresto. Okay? So, kasunod dito, yan, warrant of arrest is no longer needed kapag ka in detention, syempre. Okay? Kapag ka ang tao ay under detention na or under custody na ng ating PNP or PUPC na tinatawag persons under police custody, okay, kailangan meron na po silang order of commitment or commitment order na in-issue ng ating judge in line or in lieu with warrant of arrest. Okay? Yung sinabi ko kanina, who are the persons immune from arrest? Okay? Yung ating kongreso. Bicameral po tayo, Senator and House of Representatives. Okay? Ngayon ang kailangan lang natin tignan dito, they are immune of the arrest especially if the Congress is still in session and it is not more than 6 years of imprisonment. Kuha, yun ang ating pinag-uusapan. Diplomatic agents, these are from people or consuls from mga friendly neighbor natin na mga bansa. Okay? Sila po dito ay hindi pwedeng hulihin under the doctrine of diplomatic immunity. And in such circumstances, if they committed a crime, they would be committed on their own state. Okay? Sa bansa po nila sila huhulihin. Okay? Yung mga diplomats nila ang pinag-uusapan natin dito. Okay? Yan. Eh dito minsan nagkakatalo eh. Okay? Yung sa arrest natin, yung araw. Okay? Ang ating warrant of arrest would be implemented 10 days. Okay? From the moment of receipt. Okay? Pag nakuha na. Minsan yung issuance. Okay? Yung issuance kasi kailangan makuha din within that same day ng police officer. Okay? From that, we could presume that or we could have an assumption that the PNP officer have already received the warrant of arrest. And from that day, from the moment it was issued and received, okay, kailangan po ma-perform siya within 10 days. If not, you need to go back to the judge and explain why did you not effect an arrest. If it's reasonable, the judge would issue an alias warrant. If not, pwede siyang would file siguro a case against you under not performing your own duty. Bakit hindi ka ng aresto? Eh, inuutusan ka nga mga aresto. No? So, yan yung ating rule under arrests. Okay, effecting of arrest. Ito mas, ano na siya? Mas procedural. Ano ba dapat ang ginagawa? Una sa lahat, if you want to make an effect or effect an arrest, we must freeze or restrain the suspect. Not to kill. We don't have the right to kill or injure a person for the pit sake of effecting of arrest. Hindi natin kailangan manakit, pumatay para lang makapag-perform ng pag-aresto. Okay, we must restrain, we must freeze, kailangan lang natin silang hulihin in a peaceful manner. Okay, paano? Pangalawa, we need to introduce ourselves, okay, kung sino ka, and what would be the purpose itself. Okay, then you need to inform them the nature of the offense. Yan ang importante. Inform them kung anong krimen ang laban sa kanila, at inform them kung anong karapatan ang meron sila. Okay? Pangalawa, ang uso kasi sa atin dito, Miranda warning lang. Pero meron din tayong anti-torture warning. Wherein from the moment that they are under PUPC or under custody na po sila,
all of the things would have physical examination. Okay? Lahat ng sinasabi nila dito, labas, pasok ng physical examination, wherein tinitingnan natin dito that the person, kung magsalita man yan, okay, talagang it's on free will. Hindi siya nagsalita dito for the sake na nasaktan siya, natakot siya, or anything. Because, instigation po yan, kahit pa paano natin, tingnan natin, pinilit lang siya magsalita in order the fear, yung takot at pananakit na tumigil. Kaya meron din tayong anti-torture warning. Kuha? Then, syempre, if you want to arrest a person, one thing or one tool na ginagamit natin is the handcuff. Okay? Para at least mahuli natin sila. Okay? Then, syempre, yung hands, i-handcuffs natin. And, we could effect a search for any illegal materials na mahanap under that person. Okay? Then, lahat ng mga bagay na makukuha, okay, shall be used as an evidence. Okay? It should be properly tagged, properly documented, and it should adhere with chain of custody. Kuha. 7. Kuha na po tayo dito. Gigil na tayo sa unnecessary force. Then, lastly, bring the arrested person sa pinakamalapit dapat to, in the nearest police station for further investigation and disposition or decision. Okay, pinakamalapit, hindi pinakamalayo. Kuha? Kasi meron tayo ditong arbitrary detention wherein there are a time frame wherein you should file proper charges against the suspect itself. Okay, search naman tayo sa may search warrant. Kung kanina, puro arrest. Ngayon, puro naman search. Okay? Na-review na natin yung normal na ginagawa when it comes to it, which is the arrest. Ngayon is search. Fundamentals tayo ng search. Kasi this is the primary duty or madalas na ginagawa ng ating PNP personnel. Okay? Ano ba ang validity ng ating search warrant? Kanina kasi from the receipt yung isa. From the moment it was received by the police officer. Okay? Sa search warrant po natin, it is the 10 days from the moment it was issued. Okay? Yung issuance date. Yung issuance date po natin, ito yung date na nakalagay sa taas ng papel at napirmahan ni judge. Okay? So, yun yung usapan natin doon. Kung anong date yung na-issue, kung anong date yung nailabas, effective na yun since the day na, ayun nga, na nakalagay doon sa date ng ating search warrant. Okay? So, it would be 10 days from the date of issuance, ang sagot po natin. That's the validity of search warrant. Okay? So, ngayon, ang police officer who made a valid arrest, conduct thorough search for weapons and other legal materials. At tanong, pwede daw po ba magkaroon ng search kapag may valid arrest? The answer is yes. Okay? Ngayon, hanggang saan lang ba pwedeng kunin yung illegal materials, okay, ng person arrested? Within, syempre, yung surrounding in his immediate control. Hindi po tayo pwedeng mag-exceed na kung sino yung inaresto natin, pati yung civilian, idadamay natin. Kung sino lang pong inaresto, sila lang po ang pwedeng pakialaman. Pwedeng karoon ng search. Okay? Kung saan lang may immediate control within certain tawag dito, bilog na meron siya. Okay? Kung hanggang saan lang yung within his reach. Hindi siya pwede dito na pag-aresto. Sige, puntahan natin yung ibang lugar para magkaroon na naman ng panibagong search. Hindi po pwede yun. Okay? Inaresto mo siya kung ano lang meron sa kanya, kung ano lang meron sa paligid niya, yun lang yung isa-search natin for illegal materials. Hindi ka na pwedeng mag-aresto sa isang bagay, then mag-search pa sa ibang lugar. Okay? Hindi po pwede yun. Okay? Kaya nga sinasabi natin dito, it's, una sa lahat, importante, the arrest is valid. Yun ang importante to make the search valid as well. Hindi siya pwedeng pagpalitin. Hindi pwedeng valid search, then valid arrest. Hindi. Kailangan valid arrest, then you could search. If there's no other way. Okay? So, yun yung search incidental for yung isang rule natin. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. So, yun yung sinasabi natin dito. It must include the surrounding within his immediate control. Okay? Within his reach. Hindi ka na pwedeng pumunta sa iba pang lugar. Sumunod. The following properties and object are objects pala of a search warrant. Except, lahat na to pwedeng makuha under search warrant maliban sa isa. Okay? Dito. Properties of the subject of the offense,
stolen or embezzled proceeds or fruits of the offense, objects including weapons, equipments used or intended as means of committing an offense. All of these three are the requisites under sa search warrant natin maliban sa isa. Personal properties. Okay? Ngayon kasi medyo panggulo lang ang salitang corrupt public official kasi sabi nyo, ala, bakit hindi ko kunin? Eh, corrupt na yun. I really want to mind you guys that the thing that are talking here or pinag-uusapan natin dito is the personal property. You cannot take personal property na hindi naman siya nakasaad doon sa ating search warrant. Maliban na lang if that personal property is a subject of the offense. Okay? As long as it's not tagged or hindi siya kinikilala sa subject of an offense, the personal property shouldn't be, okay, pakialaman. Kahit nasabihin natin corrupt public official man yan. Okay, gawin lang natin yan. Kumari may huhuliin tayo, corrupt politician. Pumasok ka ng bahay, corrupt nga yan, malaki bahay. You cannot get something or personal properties from him. Okay? Kung ano lang ang nakalagay sa search warrant, kung ano lang ang subject, fruits, okay? Illegal na gamit na makikita natin under the Plainview Doctrine, yun lang po pwede natin kunin. But then again, hindi ka pwedeng kumuha kahit corrupt pa yan. Pagpasok mo, nag-search ka, makikita ka ng sabihin natin malaking-malaking TV at gusto mong ilagay sa bahay ninyo. Hindi nyo siya pwedeng kunin. Okay? Kahit na sabihin natin in character, hindi maganda siya. Okay, kasi corrupt nga. Okay, personal properties are excluded in search warrant. Okay, ang kinukuha lang po natin dito is subject of the offense, yung fruits. Okay, objects including weapons, equipments, and other items intended for committing an offense. Okay? Kasunod, could be object that illegal per se, even without particularly described in the search warrant basis. Pwede bang kumuha ng gamit, lalo na kung alam nating illegal siya per se, okay? Makuha at dalhin sa ating presinto. The answer is yes. It would be under the Plainview Doctrine. I really want to be clear with Plainview Doctrine. Sabihin natin that the offense committed is legal possession of firearms. From the moment na yun ang nakalagay, syempre kukunin natin ang firearm sa bahay nila. Okay? Pagkuha ng firearm sa bahay nila and you are sure that it is a search warrant, ginamit, yun lang po ang kukunin nila. But in certain instances, nakakita sila ng drugs dun sa paligid na yun, okay, pwede nila yung kunin. Because encapsulated naman siya ng ating batas in regards with tawag dito, sa comprehensive dangerous drugs natin. Okay, meron tayong special penal law about it. But then again, yung kinuha natin yung mga illegal drugs couldn't be used against that person. Kasi ang nakalagay lang naman sa search warrant, yung firearm. But then, meron tayong batas na nag-i-illegal or nagsasabi na illegal, gumamit ng droga, kukunin po natin yan. But it would be not used against that person. Okay? So, yan po yung Plainview Doctrine natin. Basta anything na may kita na illegal, especially pag nahulog siya sa Republic Act natin, okay? Yung mga special penal law, pwede po siyang kunin. Kasi it's definitive and illegal in nature. O yun nga lang, hindi siya magagamit against that person kasi hindi naman siya nakalagay sa search warrant. Kasi ang sa search warrant, yung subject or fruits of offenses could be used as evidence against you. Okay? Pero yung illegal na gamit, hindi. Next. If the implementation of the search warrant, its object or purpose, hindi kaya ng isang araw, pwede po ba na mag-continue ng ilang araw or araws? Araws? Meron mo ganun? Araw or mga maraming araw para makompleto. Okay? Ang sagot dito is yes. Okay? Yes. Provided that it is still within the 10-day validity period. Okay? Pwede ba yung gabi? The answer is yes. In a certain extent nga lang na mapapatunayan mo na ang gamit or the object to be seized would be seen at night only. Pero kasi sinasabi nila puro araw ang search. Yun yung rule natin. Pero kapag ka ang gamit kasi nag-a-appear at night, pwede naman yung gawin ni judge na mag-effect ka ng search at night. Okay? Pero balik tayo dito, sabihin natin napakaraming gamit dito or kailangan ng ilang araw, okay? Yung araw na mangyari dito, pwedeng 1 or
2-3 or 10 days man yan, kay paratis ma-effect natin as long as pasok pa rin siya sa 10-day validity period ng search warrant. Di katulad ng arrest. Pag nakuha na natin yung tao, tapos na. Kapag ka, kasi search warrant, ang importante yung gamit. Okay? Sabi natin, napakadami yan. Tumawag ka pa ng mga truck. Kinabukasan pa na natapos, wala namang problema po yan. Okay? The police officer kinumpiska ang property under the warrant or under penalty doctrine, mag-i-issue ng detailed receipt of property seized sa lawful occupants ng premises or kung wala ang occupant, kay shall do in the same presence of two witnesses of sufficient age and discretion residing the same locality, okay, who should be given the original and duplicate copies of the receipt. Kanino po ibibigay ang original at duplicate copy ng receipt? Kasi kapag ka po kayo ay na-issue ng search warrant, lahat ng bagay na kinuha, magbibigay po pa rin sila doon ng resibo kung ano-ano lang ang mga kinuha nila. This is for transparency purposes and accountability purposes that there is no personal property na pagmamay-ari ng suspect na kinuha. Okay? Ngayon, ang tanong natin dito, kanina binibigay ang original at duplicate copy. Ang police officer, iniiwan po ang resibo. Okay? Ang resibo sa ating barangay official who has jurisdiction over the place search. Okay? Ngayon kasi sinasabi natin dito wala yung lawful occupants din dito. Okay? Pag wala lawful occupants, nandito na rin naman tayo sa rule. Okay? Ang resibo binibigay po muna as unang-una hanapin yung lawful occupant. Yung nakatira. Kapag wala yung nakatira, umanap ka ng yung two witness rule na sinasabi natin. Kumuha ka ng dalawang witness na sufficient age, 18 pataas, may discretion at sound mind. Kaya nakakapag-isip ng mabuti. Okay? At syempre, last one, another requisite, nakatira within the same locality. Okay? Nakatira din doon sa lugar na yun. Kwa, ang original at duplicate copies of the receipt, okay, ibinibigay po yan sa ating barangay official. Okay? Having jurisdiction over the place search. May sa mga barangay po natin. Okay? Sumunod, if the police officer who will conduct the search have reasonable or probable cause to believe, okay, before the search that either the motorist is a law offender or they will find an instrumentality or evidences pertaining to a crime in a vehicle to be searched. Ito na mga moving vehicle. Eh. Okay, sa madaling salita dito, ang tamang sagot is hindi. Okay? Kapag ka naman kasi nakita naman na natin dito the probable cause. Ang probable cause hindi lang siya mere gut feeling. Ibig sabihin dito mabigat na kadahilanan, meron kang basis in order for you to search that person because he or she might have committed an offense or about to commit an offense. Okay, may information ka about that person. Okay, meron kang probable cause. Okay? Kapag ka may ganun po tayo and we want to search that person, we could stop the vehicle and could have an extensive search. Okay? Inuulit ko, hindi lang siya kutob lamang na sinasabi ko sa inyo. Kailangan mabigat na kadahilanan kung bakit kailangan natin siyang patigilin at kung bakit kailangan natin siyang i-search. Okay? Yan yung usapan natin when it comes to this one. Okay? Kasunod, the following are valid search and seizures without a search warrant. Okay? Ang mga nandito ay tama, okay, pasok sa ating search and seizures maliban sa iisa. Okay? So ito ay hindi ko nalagyan ng sagot. Ano kaya sa palagay ninyo ang hindi swak dito? Okay? It is the letter A. So, lahat naman yan swak. Kung gawin lang natin siyang valid, pasok na sana. Kaso kasi, baka maduling kayo, invalid po ang nilagay ko dito. Okay? So, ito po yung ating tamang sagot. Okay? So, yan po ang nakalagay sa atin. Okay? Search made incidental to invalid arrest. Hindi naman pwedeng invalid, no? Kailangan valid. The arrest should be valid first before you could create... the arrest should be valid para maging valid din ang search natin. Okay? That's it. Next, yan. Ito na ang discussion natin when it comes to search and seizures. Okay? So, I do hope kaya pa.
Kayang-kaya yan, naniniwala naman ako na nakikinig pa. Kaya sayang, malayo pa po ito, malayo pa po. This is all for you, para po sa inyo to, para at least maganda po yung ating final examination result. Ito lang pong kailangan ninyong isipin palagi. Okay, search and seizure, search, definition, examination of individual persons. Okay, property na rin yan, okay? To discover what? Contraband or some evidence of guilt to be used in prosecution of a criminal action. Okay? Ang importante po dito, yung gamit po mismo. Katulad po ng ating arrest, ang ating arrest should have a probable cause, mabigat na kadahilanan in order for the judge to issue a search warrant or a warrant of arrest. Otherwise, it would fall under our exception in its prerogative of valid search and seizures without search warrant. Tulad ng sinabi ko kanina. Mamaya, papadaanan natin yan. Chill ka lang. Okay? Ngayon, requisite for the issuance of search warrant. I-issue lang po ang ating search warrant if there is a probable cause. Okay? In connection with the specific offense that has occurred. Mayroong nangyari. Okay? The judge must be satisfied. Kailangan niyang tignan mabuti. Okay? Kailangan siyang masatisfied dito that a offense has... Ulitin natin. That an offense is committed. And those to be falling with the warrant of arrest would be used, especially the object would be used for the prosecution itself. Okay? Yun yung ating requisite. Kailangan may probable cause po. Alam po ang gamit, that ang gamit na yun ay related or ginagamit sa krimen. Then, si judge aaprobahan after makita, aaprobahan. Then, i-effect na po natin ang search warrant. Okay? Ang search warrant po natin dito should be particularly described. Mas mabusisi po to. Sa totoo lang ha, mas mabusisi po ang ating search kesa po sa ating tawag dito sa ating arrest. Okay, kasi mas mahigpit po tayo dito sa pagrespeto ng karapatan din, syempre sa property. We have yung respect of other rights property. Okay, yung mga pag-aari po nila yun. So ibig sabihin lang natin dito that the search warrant should particularly describe yung place, okay, where the things should be seized anywhere in the Philippines. Kung saan ang location, anong room, anong kukunin, anong purpose ng mga kinuha na yon on the subject offense. Okay? Or that specific offense. Okay? Kasi hindi tayo pwede mga alam ng property na hindi naman related sa krimen na nangyari. Okay? Ngayon, ito yung mga properties na pwede po nating kunin as an object for the search warrant. Una, syempre, katulad ng sinabi ko, yung subject ng offense. The properties connected with the crime that has been committed. Okay? Ninakaw. Okay? Ninakaw. Ibig sabihin dito, mga stolen or embezzled. Okay? Binenta. Mga tawag dito, mga nakaw. Tapos binibenta ng mga embezzled proceeds. Okay? Mga nilusot. Rather, pwede din mga nilusot. And other fruits of the offense, pwede rin pong kunin. And objects, weapons, equipments used, okay, as a means to commit an offense. Okay, yung mga gamit na pwede nilang gumintin in order to effect an injury or to effect an offense. Okay, so yan po yung pwede nating kunin, okay, mapwedeng makuha under search warrant. Okay, ngayon dito sinabi natin, ayan, sinabi ko, objects that illegal per se, or mga illegal under prescription or under the definition of our special penal law, okay, kahit sabihin mo hindi nakalagay dito sa mga requisite na to, pwede siyang kunin but cannot be used in as evidence against the suspect. Okay? And that would be seized under the condition of plain view doctrine. Okay? Sumunod. Validity ng ating search warrant. Okay? Ano yung validity ng ating search warrant? Ang warrant natin should be valid for 10 days from the issuance date. Okay? From date of issuance.
and be served any day of the said period. Otherwise, it will be ab initio, okay, or it would be void in its first place. Kaya may problem, hindi siya maano. Okay? Katulad ng sinabi natin kanina dito, kapag ka, ito na paragraph B, if hindi kayang masucceed ang pag-search or pagkuha ng gamit within a day, kaya pwede siyang bumalik kinabukasan as long as pasok pa rin siya sa 10-day validity period. Hindi siya pa pwede na saktong pang 10 araw doon mo napuntaan kinabukasan, nag-11 day, kukunin mo pa, hindi na pwede yun. Okay? Kailangan dito, from the moment na gusto mo mag-search, then hindi kinaya, kinabukasan yung papwede yung balikan para makuha lahat. Okay? Kailangan mo i-consider that it's still on the 10-day frame. The 10-day period. Pagka sinerch po ang bahay ninyo, you must always see the search warrant first. Okay? Kung kailan siya in-issue, importante yung issuance date. Then, the specified articles to be seized, yung mga pwedeng kunin. Then, kapag kabinigyan po kayo ng resibo during the search, kailangan nyo rin pong tignan na sigurado kayo na syempre itong mga kinuha, yun lang kinuha. Kasi kapag may personal property, you could contest. Kaya ibig sabihin dito, some person violated your own right. Pwede ka naman magkaso pabalik laban sa kanila. Okay? Ganon din sa aresto. Kapag ka naman is voluntary or na sumusunod naman yung person to be arrested, okay? Then may proof naman kayo, you could file against that person kasi cooperative naman, then they are using greater restraint against that person. Eh, alam naman natin na bawal yun. So going back to the search and seizure, okay, sinasabi natin dito, ito na nga, if the object or purpose of search warrant cannot be accomplished within 10 days, kaya hindi siya nagawa within 10 days, ang responsible police officer natin na nag-search, kay before the issuing court, kung sino ang nagbigay sa kanya ng search warrant, may apply for extension of the validity period of the said warrant. If not, kung wari hindi niya rin nagawa, okay, hindi niya rin nagawa yung kanyang search, kailangan niya ngayong magsalita or kailangan niyang pumunta sa issuing court kung bakit ngayon hindi na-perform. Okay? If they would like, or the police officer would like to file an extension, punta siya dun sa kung saan nanggaling yung search warrant. Okay? Then mag-apply siya for extension of the validity period of the search warrant. Next tayo. Time of search, it should be served during daytime. Unless there are provision, ito nga sinabi ko sa inyo, unless there are provision on the warrant allowing the service to be performed on night lang. Okay? Or day or night. Kapag ka ang gamit ay visible lang, sabi natin tuwing gabi lang talaga siya nalabas kasi illegal yung transaction and you need to be there at night. Okay? Pwede po yan. Mag-issue ng judge na you could perform the search during at night. Kasi may reasonable grounds naman tayo dito na or certain provisions wherein the embezzled or the subject of offense is visible only during at night. Okay? Application ng ating search. Okay? Hinga. Kaya po natin yan. Tingnan natin. Marami pa. 300 pa po ito. Okay? Sit back and relax. Kaya po natin yan. May 300 slides pa pong natitira. Okay? All of it para sa inyo. Okay? Kayang-kaya po natin yan. Sumunod is application for search warrant. Ano ba dapat ang ina-apply? Kaya ano ba ang mga content? Rather, yun ang mas maganda. Ano ba ang content ng search warrant natin? Ang content po dito dapat, syempre, kung sino yung opisina nag-apply for search warrant. Kaya sino nag-request? Ano yung pangalan ng police officer or yung applicant? Yung pangalan, kay ng tao, if known, sa gani, kay kung kilala, okay? Kailangan nakalagay dyan. If not, pwede naman mag-dyan do. Kasi ang importante sa search is the articles or the object itself. Next, itong importante, address. Okay? Kung saan yung location, ladies and gentlemen. Kailangan po yan. Okay? Yung lugar kung saan sinesearch. Kasunod is, syempre yung specific statement kung ano lang po ang kukunin doon sa ating tawag dito, dun sa lugar na pupuntahan natin. Normally, yung F, it is a place to sketch of the place to be searched.
in order for it na magkaroon lang po tayo ng definitive na description kung saan po gaganapin ang ating search. Okay? All approved application, ngayon dito naman to sa police station, lahat ng aprobado pong application for search warrant or even warrant of arrest, okay, nire-record po yan sa ating logbook. Okay, in order for it na makita ni police unit commander na lahat ng mga pumasok may mga aprobadong warrant din kung sino yung dapat na nagpe-perform at anong purpose nun. In order for the precinct to see on whether or not they're effective or hindi. Okay, para at nakikita yung flow. Okay, yung pag-effect ng mga warrant po natin. Next, authority of police officer when conducting a search. Okay, yung right to break in. Okay? Ang right to break in, mangyayari lang po yan if the person or the occupants of the house refuse to admit. Okay? Despite of all efforts of the police officer on giving verbal issuance to cooperate, hindi pa rin po sila sumusunod and they appear to be hostile or hindi sila nakikipagkasundo, they're uncooperative, doon lang po tayo pwede mag-right to break in. Ganun din po ang right to break out. Kaya sabihin natin na there are things or there are certain instances wherein, tag dito, kinulong ka. Okay? Sabihin natin, nasa loob ka na biglang nilak ka, pwede mong sirain din. You have the right to break out din. Kasi you're performing your own lawful duty or law, you're performing lawful orders. Okay? So, yun, your right to break in and out. Mangyayari lang po yan if the person, okay, to be searched, refuse. Okay? Hostile, di nakikipag-cooperate sa inyo. Okay? Prohibited acts in conducting search by virtue of search warrant. Ano po ba ulit yon? Okay? Ang kukunin lang po natin dito, yung house premises, kailangan alam natin kung saan talaga. Anong gamit ng kukunin. Ganun din. Ngayon, importante dito na ang kasama natin dito is yung lawful occupant. Yung nakatira talaga po dito. Kahit nasabihin po natin na nangungupahan sila dito, as long as they paying the rent and they have the obligation over the property or over the flat yung tinitira nila, sila pa rin po yung lawful occupant. Okay? Sabihin natin na hindi importante dito kung sino yung may-ari ng bahay. Ha? Ang importante dito kung sino yung nakatira dun sa bahay na yun. Okay? If they are the lawful occupant thereof, sila po ang kailangan kasama from the moment na nagsisearch. Paano kung wala po yung tao and they need to effect and search? Okay? They may get or they may request two witness with sufficient age, 18 above, and with sound discretion. Nakakapag-isip po ng tama. Nakakaintindi po. Okay? Ngayon, lahat po ng mga personal properties hindi po pwedeng kunin as provided that all of the things stated, lahat lang po ng gamit na nakalagay sa ating search warrant, yun lamang po ang pwede natin kunin. Okay? Other than that, we must respect the right of the people or the right of the other peoples of their own property. Okay? Yan po ang ating usapan. Okay? Then, inventory, delivery of property seized. From the moment na matapos na po tayong mag-search at manguha ng gamit, we need to provide a receipt kung ano-ano mga bagay ang kinuha natin. Okay? It is for accountability purposes then and for the person who owns that property or those subject or offense to be informed na ito po yung kinuha sa kanila. Okay? Kailangan mabigyan silang detailed receipt. Okay? Doon sa lawful occupant or kung walang occupant, doon dapat sa tawag dito, two witness na sinasabi natin dito and at least two witness sufficient age discretion residing in the same locality. Yung duplicate po natin ng ating inventory, ibinibigay po natin sa barangay official within the certain jurisdiction on where the search has been made. Okay? Doon binibigay ang duplicate. Pero minsan yung original, binibigay din po sa kanila. Kasi ang lawful occupant or witness natin, normally yung mga taga-barangay din po eh. Yung kinukuha. Okay? So, ganun din po, double purpose na rin nangyari. Okay? The receipt shall likewise include the items seized under the Plainview Doctrine. Even articles, objects that could be called illegal per se or mga gamit na under special penal law
lahat po ng kinuha, basta po kinuha sa inyo, okay, it should be included on the receipt. Yun ang importante. Okay, kaya nga nakalagay dito, ay yung paragraph C pa rin sinabi ko. Yung duplicate thereof, binibigay po sa barangay official. Okay? Ano pa ba? Yan. Ang police officer, kapag ka siyempre nagawa na niya yung duty niya under the search itself, he or she might proceed to the issuing judge. Okay, the issuing judge, kung ano yung mga kinuha doon sa, ano na yun, sa bahay or location or premises na yun. Okay? And all of the things would be done under oath. Ibig sabihin, kapag ka nagreklamo, yung kinuhanan, di nakapunta na sa may court ito. Okay? The police officer sworn that all of the inventory na kinuha dito is right and just. Okay? It is unfaithful na lahat ng to kinuha under the search warrant. Okay? Yun yung usapan natin. Nyari siya dito pagka may nagreklamo na may sobrang kinuha. Okay? So, we are already on our investigation operation. Okay? So, for now, pwede mo muna po tayo ulit mag-break, pause, inom-inom tubig. Okay? Then, ewan ko kung yung iba ginagawang sound trip to sa gabi. If you're watching this at night, pwede you could, lalo na kapag antok, you could sleep. Okay? Rest is important. Don't worry. This review and final coaching will be very beneficial sa inyo. Okay? I do hope that you could watch this up until the end. Okay? So, ito ay ginawa ko po especially or special para sa inyo. Okay? So, let us proceed. In this question, sige, simula tayo dito. In this question, sino daw ang nag-a-assume ng full responsibility over the crime scene at magkakonduct ng thorough assessment and scene inquiry into the incident? Okay, ang ating tawag dito, ang ating keyword is assuming full responsibility over the crime scene. We all know that ang ating may full responsibility sa ating crime scene ay ating IOC or investigator on case. Okay, mamaya pag-usapan natin yung lahat-lahat, pagdadaanan natin yan. Okay, take note lang. Okay, could an investigator on case proceed? Ito tinatanong. Okay, pwede daw ba mag-proceed ang investigator ng walang SOCO intervention? The answer is yes. Kapag ka nakita ni IOC na hindi naman po kailangan kay SOCO team, he may proceed with evidence gathering provided that he may follow the rules in gathering or tagging ng evidences natin and syempre chain of custody. Okay? Because it is not an absolute rule that in every criminal investigation there will be a SOCO. Okay? Kasi mag-activate lang ang SOCO kapag po may written request. Okay? Kasunod. The SOCO team shall not enter the crime scene unless, okay, ito na nga sinasabi ko, if the IOC makes an official written request wherein he assures the SOCO team of his presence and support. Sinabi po ni IOC na kailangan kita, SOCO, in giving justice to people. Okay? Yun yung sinasabi dito sa number na ito. Okay? Ngayon dito, bomb squad has declared the area safe. Ito for bombing incident. Okay, dagdag na natin yan. For bombing incident to, ito, the first responder has established the extent of crime scene by putting the police line. Ito naman is for transition. Ginagawa ng first responder papunta kay IOC. Okay? Then ito, IOC is waiting to accompany them to conduct crime scene investigation. Ito, it's either be the first responder or pwede rin yung SOCO pagka-final na, naikot, final crime scene survey. Okay, to accompany them to conduct a crime scene investigation. Okay, ito ay bomb situation, bomb incident. Ito po ay official written request for SOCO activation. Ang tanong po natin dito, okay, hindi papasok po ang ating SOCO in a crime scene investigation or crime scene unless na-request ni IOC. Okay? Yan. Considering the instability of the situation, the safety of the responder and the persons found at the crime scene and preservation
of the place of incident, the value of processing, the briefing, and the investigation shall be at, okay, ang tanong lang dito, kapag ka nahanap daw natin yung persons, okay, related to the crime scene, anong gagawin? Siyempre, we would like to, ito yung venue, okay, we need to put the person, yung suspect, yung victim, witness, to a neutral and secured place, okay, for them to be discussed. Kailangan ma-brief natin sila, brief kung ano nangyari, ano yung, kung paano natin sila ipaprocess sila lahat-lahat, kukunin yung evidence and circumstantial evidences thereof. Okay? Etong the nearest police station, pwede itong related sa arrest. Eh. Okay? The office of the barangay captain, wala lang to, pang gulo lang to. Siguro kung may tanong na about, ano, sabihin natin, for katarungan pang barangay, pwede. Okay? Ito, sounds alike. Ito yung closest dito for neutral. No? Tinanggal niya dito yung neutral. Eh. Ang sinasabi kasi natin dito, kung bakit nagiging neutral yan, is for them to be feel safe and for them not to be or not hindi nila maramdaman na sila ay napipilitan on a certain extent, okay, to speak or to testify something na ayaw naman talaga nila, okay, kaya naging neutral and secured place po yan. Yan, eto na ngayon yung conduct natin ng crime scene investigation. Ito yung mga tao, okay, normally nagsisimula nga tayo ulit, ulitin natin dito, every crime scene investigation nagsisimula po sa ating first responder. Okay? Pagpasok na first responder, pagdating ni duty investigator IOC, at pagdating po ng ating SOCO and legal service team. Okay? So, eto lang naman po. Umulit lang tayo dito. Etong tinuturo ko po sa inyo, itong final coaching and review. This would be very beneficial up until right now. Okay? Okay, sige, magbibigay tayo dito ng promo. Bibigay tayo dito ng promo. Kapag ikaw ay umabot dito sa part na to, okay, at ikaw ang una, okay, makinig ha, ikaw ang unang-una makaparinig na itong part na to. Kaya itong sinasabi ko ngayon. Okay, kindly chat me on Messenger. Kindly chat me on Messenger. And magsabi ka sa akin, sir, narinig ko po yung turo ninyo. Okay, hihingi po ako ng plus 5. Okay? Isa lang po, one lucky winner lang po ang atin dito. Okay, kapag narinig mo to, okay, you could now pause, chat mo ko, personal messenger ko. Okay, personal messenger, sabihin nyo sa akin, sir, narinig ko po yung lecture po ninyo and hihingin ko na po yung plus 5 ko po sa aking final exam. Okay, kapag narinig mo, okay na yan. Okay, so again, thank you for reaching this point kasi baka may hindi nakikinig. Kay sayang naman yung effort. At least ikaw na nakinig, meron ka na kagad plus 5 at ikaw pang lucky winner natin. No? So, grabe. Grabe ang dedication. Grabe. Okay? Kung ikaw ay one of the first talaga na nakapanood nito, that's good. Deserve mo yung plus 5 sa final exam natin. Okay? So, yan. Going back. Okay? So, may commercial lang tayo for a bit. So, dito naman tayo sa may conduct of crime scene investigation. Una pong first responder. Kasunod po dito yung ating duty investigator. Lastly, ang ating SOCO or legal service team. Okay? Sumunod. Yan. The who. Okay? First responder. Ang first responder po natin ang siyang nauna. Normally, they are the person or persons who are patrolling or who are proximate within the place or the crime has been committed. Okay? Ngayon ang ating first responder, siya po ang magkakonduct ng preliminary evaluation of the crime scene. Okay? Titingin niya dito if there are persons who are in dire need of emergency, especially if the victim is on the verge or nasaktan or really injured and kailangan siya ng medical assistance. Okay? If the person or there is a suspect there, and you want to effect an arrest, first responder, activate, hulihin po natin siya. Okay? Ngayon dito, if pag kami nangyaring incident, syempre, you must inform your immediate commander, your police unit commander. Okay? For them to ask or to request something or to para magpapunta ng mga tao, especially yung ating IOC. Okay? The main purpose of the first responder in responding per se on the crime scene is to save and preserve life, especially dun sa tao na yon. Okay, baka tawag dito,
injured na siya or need na medical assistance. Okay, the first responder might give a first aid measure, then call for a paramedic para at least madala siya kaagad sa pinakamalapit na hospital. Okay? Kasunod dito, if the person is on a verge of death, okay, we want to get a dying declaration. Okay, humingi tayo ng dying declaration sa kanya stating on the subject or possible lead on a criminal offense. Okay? Ngayon dito, on the paragraph na letter F, okay, gagawa po tayo ng initial assessment dito in determining whether a crime has been committed. But syempre, pag dumating ka doon, if you would see something, makikita mo talaga doon on the first glance kung may krimen ba nangyari o wala. Pero dapat ito mas nauna to. It's determined kung may nangyaring krimen and syempre determined kung sino yung possible lead natin na suspect, sino yung biktima, sino yung witness, ano yung pwede natin makitang evidence within the reach na pwede natin makitang fruit of the offense. Malay natin, nandyan yan. At, tawag dito, mawala pa. Yan ang iiwasan natin. Okay? We need to push, kaya palayuin ang mga bystanders natin not to sirain or guluhin yung ebidensya sa ano natin, sa crime scene. Okay? Next, kapag ka nga nandyan yung ating person to be arrested, we must arrest. Okay? We must effect an arrest. Okay? Sumunod, investigator on case. Review lamang naman po ito. Ang investigator on case, kapag ka nakadating na po siya, he must be with the first responder, accompany sila, ikot sila for thorough assessment of the crime scene. Lahat ng information na nakuha ni first responder will be now transferred to the duty investigator and from there on, ang duty investigator na ang mag-assume ng responsibility over the crime scene. Ngayon, ide-determine po natin ng IOC on whether or not kailangan ba ng SOCO. Yan ang nakalagay dito for SOCO assistance. If hindi na po kailangan ng SOCO assistance, ang ating IOC should adhere with the principles ng pagkuha ng evidences as well as ensuring yung pagsagot or paggawa ng ating CSI form or crime scene inventory. Okay, para at least makita natin dito yung well-detailed na pagkuha ng evidences in the certain crime scene. Okay? So, ang nakalagay dito sa CSI forms, pwede yung persons who entered the crime scene, significant person at the vicinity, okay, evidence log, crime scene sketch, at inventory of the evidence collected. Okay? Sumunod tayo. Next is dito's investigator on case. Okay, the investigator on case, upon written request, shall activate the SOCO. And therefore, when the moment that SOCO, pumunta ng SOCO sa crime scene, kailangan i-brief ni IOC, si SOCO team leader ko ano nangyari. Okay, magkakaroon sila dito and they should conduct, itong pinaka-importante, for a preliminary crime scene survey. Okay, they need to do an ocular inspection and to be informed of the SOCO team leader on what happened. What are the necessary evidences that already have been gathered? Ano na ang mga nakuha ng mga ebidensya na pwede nang gamitin, pwede nang gawing lead ng ating SOCO para at least hindi naman tayo back to square one. Okay? Kasunod, ano pa bang ginagawa ng investigator on case po natin dito? They would coordinate with the PNP Legal Service. Okay? Baka naman kailangan natin dito ng corrections on a certain point or certain extent dun sa mga complaint na ginagawa po nila. Okay, ibig sabihin nilang taga-tama si legal service. Kung tama ba dito yung ebidensya na kuha, sapat na ba? Tama rin ba dito yung formal charges na ibibigay natin? Okay? Kasi formal or abmotion, tinatawag natin yan as an act. Okay, as an act on court proceedings. Okay? So, ko sabihin natin na kapag formal request na po tayo, kasi may kita naman natin. So, ko team leader, dumating po sa crime scene, nagkaroon sila ng preliminary crime scene survey, ano na po ang gagawin natin? Okay? So, ikot po sila dito. They have a joint operation muna. Ikot muna sila in order for them to determine, okay, for any lead on the certain circumstances. Okay? They conduct SOCO upon receipt a request from the concerned police unit. Okay?
Then dito tayo sa C, ito yung pinakamadali. Okay? Ngayon kasi hindi na pwede mangela mga IOC kapag gumalawang SOCO. Ngayon dito, kapag ang SOCO po ang nasa crime scene, let them do their job. Okay? In certain instances, aalis po ang SOCO, syempre for forensic examination. Ngayon, ano bang ginagawa ng mga forensic examiner? Syempre dadalhin sa laboratory. Kapag iniwan ang crime scene, iniiwan po ito kanino? Iniiwan po natin siya sa ating COP, okay, or IOC within the area. But as a rule, siguro, stand tayo with COP. Okay? Because the COP should maintain the security and integrity ng ating crime scene. Okay? Kasi pag kami nangyari dyan, sa crime scene natin, ang accountable or ang mananagot ay ang ating COP. Okay? Kasunod dito, kapag ka po natapos na po ng ang ating SOCO, ang pag-iimbestiga nila all throughout the crime scene, okay, magkakaroon po na ang IOC at ng ating SOCO ng final crime scene survey. And all necessary inventory or evidence log will be now transferred to IOC. Okay? Lahat na nangyari, okay, na ginawa ng ating SOCO would be informed. Okay? Kailangan may inform yung ating IOC. Kasi, to begin with, the IOC assumes the full responsibility over the crime scene. Okay? Yan ang sinasabi ko. Accomplishment of inventory or yung evidence log na tinatawag natin. Legal officer. Ang legal officer po natin ang nagde-distinguish if the case committed has been sensational or serious election-related incident. Kapag po nag-fall ang ating kaso under sensational or serious election-related incident, mag-take over po si legal officer. Tulong po siya. Okay? In order for it na medyo mainit kasi ito pagdating sa media. Okay? Para all of the things would be followed accordingly with the help and with the efforts of the legal services or legal officer. Okay? So, yun po yung ginagawa ng ating legal officer. Okay? Kasunod. Ngayon, ang ating legal officer po dito, tumutulong din po sila for legal assistance when it comes to preparation ng complaint. Kaya tinitignan po dito kung sapat na ba yung ebidensya, tama bang sirkumstansya, tama ba yung ating ipa-file na batas or yung kaso or assertion doon sa kakasuhan natin, the suspect itself, that will turn out to be an accused kapag hinarap na natin siya sa korte. Okay? Sila po dito ang taga-check ng complaints, affidavits, and pleadings natin. All necessary legal forms will be checked by legal officer. Or probably may recommendation from them. Okay? Ganda, no? Ganda pagka nagalaw-galaw lahat. Okay? Makinig ka, malay mo, may plus ulit. Meron ulit tayong plus na papakawalan all throughout. Okay? Baka pakinggan mo lang na pakinggan na maigi. Baka ikaw ang mauna makasabi, magkaroon ka ng plus 5 ulit. Okay? Ngayon dito, the IOC or the COP shall turn over the crime scene to the owner of the property. Isinasauli naman po naman talaga yung property sa ating tag dito. Sinasauli naman talaga sa may-ari ng property. Okay? Ngayon, that's for private place. Kapag ka public place po, ngayon na sinasabi natin dito, isasauli po natin ng kinordunan na area to any local person in authority. Normally, this would be the barangay, okay, within the certain jurisdiction. Okay? Pero kasi naging ano yung rule natin dito, it is to be given to any local person in authority. Hindi lang local person na, dapat may authority. Okay? Okay. Kasunod, releasing of the crime scene na kasi yung sinasabi natin dito. If you want to release the crime scene, okay, siyempre tatapusin na natin dito. Ang kailangan nating isipin palagi dito is dapat nakapagkonsulta na ang IOC at ang SOCO. Nag-usap na po sila na wala na po tayong ibang titignan at kumpleto na po lahat ng mga nangyari dito. Okay? After that one, hindi na po pwedeng mag-re-entry or pumasok ulit within that crime scene. Otherwise, the investigator on case shall file a search warrant before a court of a certain jurisdiction where the location of the crime is. Okay? Kasi hindi na po pwede yan eh. You are violating again. Kasi sinauli mo na, babawiin mo pa. Ano to? Power trippings? Hindi naman po pwede yun. We need to still respect other people's right from the moment that we return
their own property and for the property or public places used by the people. Okay? Releasing of the crime scene, pagka-release din po, the IOC should always, napakarami niyang paperwork to accomplish an investigation CSI form or crime scene investigation form. Okay? After that one, magbibigay po tayo ng release of crime scene form kapag po ay private person sa uli po sa may-ari ng property, syempre. Okay? Or syempre, pwede rin lawful occupant kung hindi naman sa kanya ang lupa. Okay? Basta naniniraan siya kamag-anak, relationship. Minsan, pwedeng rumerenta. Okay? Pwede po yan. Okay? Or kapag ka public place po ay isasauli natin siya to any local person in authority. Okay? That's releasing of the crime scene. Yan. Who shall spearhead and coordinate the investigative and prosecutorial efforts of PNP to facilitate speedy resolution and successful prosecution? Ito na. Pag heinous and sensational cases, okay? Ang pinag-uusapan natin dito, ang tumatayo po palagi ang ating Special Investigation Task Group. Okay? It is for them na mapabilis nga naman ang pag-resolve, but at the same time, medyo mainit kasi siya when it comes to medias and all and for the public. Okay? Kaya kailangan natin dito ng more attention and more effort. Pero although everything naman, binibigyan naman ng efforts, but then again, pagka magkarumal-dumal na talaga, okay? Kailangan talaga dito mag-activate ng Special Investigation Task Group. Okay? Ngayon dito, ang procedure natin sa SITG. Ang SITG po natin dito, sila po talaga nangunguna sa sensational cases. Okay? Hanggang conviction of the perpetrator po, nakasunod pa rin po ang ating SITG. They are specialized task group when it comes to investigation. And syempre, from forensic, may mga grupo na rin sila dito. Wherein mga expert na sila kahit papaano, even masters on their own field. Okay, para lang mapabilis natin dito yung pagresolba ng kaso. Minsan may mga legal officers na rin po and probably may mga legal officers na nga na nandito sa ating SITG. And one example dito kung maaalala natin dito is yung Bell 429 na nahulog or helicopter crash sa San Pedro, Laguna noong March 2020. Okay? Nag-activate tayo dito ng SITG na pinamunuan ng Deputy Chief Operation na si dati, na si Police Lieutenant General Guillermo Lorenzo Elizar. Okay? Former kasi nag-retire na siya. I know, from the moment that this is recorded, retired na po siya. Okay? And he is not holding any public office right now. Okay? So, yan yun. Next is, ano ba? Procedure ulit. Okay? Procedure and investigation of heinous crime. Okay? Kapag ka meron po tayong heinous, karumal-dumal na krimen na nangyari, ang ating chief of police in a certain jurisdiction must assess the situation and communicate na kaagad with the provincial, city, okay, mga district natin. Isa mga pinaka-head ng distrito. And they need to be updated on whether or not they need to activate an SITG. Okay? Ngayon ang COP po na ikipag-coordinate within the city or provincial district. Okay? Ayan ang sinasabi natin dito. Para at least makahingi tayo ng request for SITG. Okay? Ang concerned COP or station commander natin dito, upon recommendation, should report first responder and assigned IOC. Ngayon, mamimili na mismo dito by hand ang ating COP. Hindi na siya by proximity, hindi na siya dito by any other command, but therefore, upon recommendation, kung sino po nakikita ni COP na qualified to perform the job itself. Okay? Ngayon, sasama po siya sa ating SITG para at least makita or to observe anything that would happen during the crime scene investigation. Okay? So, yan po yan. Next, lahat po ng rules natin under heinous and sensational crimes is a different story. Okay? Mayroon pong bagong ginagawa, standard operating procedures under PNP SOP number 2012-003. Okay, yun po yung sinusunod ng SITG natin. This would be fundamental. Okay? Ibig sabihin dito kapag heinous sensational crime, COP, contact sa district,
district. Okay, titingin kung may may rule or meron tayo ditong way to activate an SITG. Okay? Other than that, from the moment the SITG is activated, ang gagawin na natin dito is to be adherent with PNP SOP number 2012-003. Okay? Okay? Next tayo. Yan. Medyo ano pa naman tayo. Last, ano lang ata to, 100 slide. Okay, last 100 slide. Kayang-kaya po natin yan. Kapit lang. Ito na. Baka may dagdag na plus. Makinig kang mabuti. Kapag naririnig mo to, wala lang. Buti naman at umabot ka dito. Abang lang. Baka may libreng plus along the way. Okay? So, ngayon dito, sino daw ang nare-refer as children as defined under RA 7610? If we would go to RA 7610 under definition of terms of the said statute, these are children is defined as persons below 18 years of age and older but are incapable of taking care of themselves. Okay, yan po ang nakalagay sa ating batas. Okay? So, yan po ang nasa 7610. Okay, dagdag lang natin. Incapable po ito sila, ha. Nalimutan ko, medyo namalat lang tayo ng onte, no? Okay? So, incapable, older but incapable of taking care of themselves. Okay? Yun. Mind, be mindful. Next, eto. Wala na namang sagot. Hala. Ano ba dapat 'to? Who shall conduct timely thorough comprehensive investigation of all cases involving VAWSI? Okay, committed in their respective area of responsibility. Okay, consisted from domestic law, rules and regulation, and international human rights. Okay, sino daw nag-iimbestiga for VAWSI cases? Okay, tindirin. Ang sagot po natin dito is this one. Ito po talaga yan. Okay, ang nag-iimbestiga po dito is yung PNP, Women and Children Protection Desk. Nakikipag-coordinate po tayo sa local social welfare development office for the child itself, and for counseling services. Okay? Kapag ka-proper filing of charges, si PNPW-CPD. Kapag counseling, syempre kailangan natin na reform, debriefing, kay pag-aanin ng loob ng mga nakapasok dito, lalo na spousey, humingi tayo ng tulong sa local social welfare and development office. Minsan, kasama din po sila dito sa pagkuha ng bata, pati ng babae, pag sila'y naabuso. Okay? So, lagi sila dito magkasama. Kaya nga, with coordination with local social welfare. LSWDO. Okay? Yan. In investigation on complaints and reports, including VAWSI and GBV, ang PNPW-CPD po ang nagsispearhead for investigation per se. Okay? So, lahat ng po yan ay alinsunod sa mandato na ibinigay sa kanila. Okay? So, dito, ang nilalagay natin dito, any response must be child's. Okay? Lahat na mangyayari dito must be child-sensitive, gender-sensitive, right-based, and disability-sensitive. Lahat ng approach po natin dito would be very crucial or ano lang tayo dito. Tawag dito, tiptoeing lang. Okay, step by step. Kung makikita ninyo dito, kanina, ang tanong natin dito, lahat ng to. Okay? For domestic rules and those in international human rights. Ang nakalagay lang sa atin dito is yung PNP. Yung WCPD natin dito. Pero I need to correct this one kasi ayun po talaga ang rule natin dito. Lagi po ngayon may coordination with LSWDO. That's the real Makoy. That's the current situation na nangyayari po sa atin. They need to be informed. They need to conduct jointly kasi ang PNP talaga for investigation purposes, proper filing of charges, then coordinate kay LSWDO kasi minsan sila rin po ang sumasama sa initial contact. Kasi sila po yung parang civilian na kumukuha sa bata, then nag-offer ng counseling services. Okay? Next. Yan, malapit na tayo. Nandito na tayo sa ating rallies and public demo. Medyo malapit na. Okay? So, at this point, sige, if you have reached this point, makinig kang mabuti. Okay? Send me a personal message.
okay, na nakita or umabot ka dito sa point na to, and then bibigyan kita ng plus 3 on your final examination. Plus 3. Okay? Pagka umabot ka dito, this part, okay? Ikaw ang nauna, ikaw ang masipag na unang nakapanood na ito, you would have plus 3 on your finals. Just send me a personal message on my messenger. Okay? Kay ikaw lang, isa lang ang mananalo ko dito. Huwag kayong mag-alala, baka meron pa rin sa susunod dito. Okay? So, watch lang, sayang lang. Okay? So, nandito na po tayo on labor disputes. Okay, labor disputes. As long as na sinasabi ko sa inyo dito, initially, okay, ang PNP personnel hindi po pwedeng mangingi alam sa strike and lockout. Okay, they are there for neutral purposes and for peace and order lang. Okay? Kapag ka, ang tanong natin dito, or dito, may kita kasi natin dito, wala dito yung ground commander. Normally, ground commander dapat, tama? But then again, siguro we have a presumption siguro that this would be under labor dispute. Ito yung words kasi na mismo ginamit under labor dispute. Okay? Ngayon dito, ang determination daw na nakalagay dito for strike, picket, and lockout, ang pangalawa natin pwedeng gamitin would be the DOLE and other appropriate agencies. Okay? Pero minsan, permit pala rather ang ground commander natin dito. Okay? So, I need to be corrected. Okay, so tama po. DOLE po dito. Yan. Same lang din. Umulit. Okay? Naging clear lang. Next tayo dito. In peacekeeping detail, okay? It shall be not stationed in the picket line. Okay, nagkakatalo po tayo dito. But let us be standard with this one. Peacekeeping detail, gawin po nating 100 meters. Kasi I need to be corrected as well. I've tried to have conversation with civil disturbance management. And they have a rule or mas pinapakinggan nila na ang sundan natin ay yung 100 meters po natin. Okay, all of the peacekeeping detail would be done 100 meters kasi ang 50 meters po medyo malapit. Okay, hindi po feet, hindi po ang metric natin dito. Okay, it is all about meters. Okay? Okay. So, yan. Labor dispute. Eh kasi kanina yung tanong natin was all about labor dispute naman. So, i-explain lang natin yung general guidelines in order for you to be directed on what would you do in such cases that there is a rule, that there is a labor dispute. Okay? Ang PNP natin in public rallies and demonstration, okay, they are given the task to have maintenance of peace and order and enforcement of laws and implementation of lawful or legal orders only. Okay? Pero kasi ang pinaka ginagawa lang nila dito is neutral for peace, security, and peace and order lang. Hindi sila dito pumupunta to solve for anything. Ang gusto nila dito would be remain peaceful kung magkaroon man dito ng public demo rally. Okay, wala namang problema doon. Sabi ko nga, as long as it's peaceful, walang problema. Okay? Ang kailangan lang dito magsalita yung kabilang ahensya o yung ahensya na sinisigawan nila. Okay? Ang ating ground commander would talk to the leader or organizer of the such public demo or labor dispute. Then they would discuss kung hanggang saan lang limitation nila. Okay? Ngayon dito, the PNP should only render assistance sa labor dispute upon written request. Kapag sila hiningian na ng request na naka-address sa ating RDR district director, okay, para bigyan sila ng tulong. It could be on either side. Wala namang problema yun na magkaroon ng PNP assistance sa mga rallyist, pwede rin dun sa other government agencies in such situations wherein it happens or may nangyayari nga na rally at a certain point. Okay? Pero, there is an exemption to the rule in any cases that there is an actual violence or may talagang gulo na nangyayari, ay pwede pong rumisponde ang ating PNP personnel or magbigay ng assistance without any written request. As long as it would
It is really actual. Hindi siya gawa, hindi siya sa isip. It's really happening. Okay? Third bullet. Okay, makikita natin dito. Ang render ng police assistance natin in strike and lockout. Okay, hindi mangingialam kapag ka ito ay away pagdating sa kumpanya. Okay, they have relationship by affinity or consanguinity. Okay, hanggang auntie. Okay, relatives. Okay, dito. And hindi sila dito mangingialam if or hindi rin pwede sila mangingialam pag may pecuniary interest or meron sila ditong bayan. Okay, ang PNP hindi dapat binabayaran in order for them na pumanig kung kanino. They must have integrity and they must think. Law enforcer, kaya di kailangan, meron ka talagang wit, meron kang talino, meron kang paninindigan, may kaya kang gawin. Okay, yan ang importante when it comes to it. Okay? Now, another thing, labor dispute pa rin. Ang sinasabi natin dito na peacekeeping detail din tayo and they would be on the prescribed uniform at all times. Ang prescribed uniform po natin dito is yung headgear with visor, yung helmet. Then meron po tayo dito yung shin guards para sa paan nila. Okay, yung shoes po nila, yung may metal yung dulo. Okay? Yung metal yung dulo. Then meron silang shield. Okay, acrylic shield. Minsan naka-metal pero stainless yung iba. Okay, na basta it's made of steel. Then na anti-riot devices if possible. Then meron din sila ditong mga protection sa shoulder and from the body itself. Okay, yun po yung ginagamit. No firearm should be allowed during public demo and labor dispute. Okay? And as much as possible, they must exercise maximum tolerance. Ibig sabihin dito, as long as it is non-armed confrontation, pilitin lang natin mapagaan or mapaga matag dito, ma-escalate yung problema dito. Okay? So, yun yung ating maximum tolerance. But then again, pag may actual violence, we could effect an arrest. Okay? Basta nananakit na sila or it may cause injury or on your life or limb. Okay? So, yun lang naman. In a matter of determining whether a strike or blackout is legal or not, kapag labor dispute, it will be the DOLE itself. Okay? Kapag public demos and ano, pagka permit, it's the ground commander. Okay? PNP, hindi nangyayalam. Ang main duty natin dito is to maintain peace and order. Okay? Yan. As a general rule, bawal pong escort, bawal pong may pumapanig kung kanino. Okay? Mapa-rallyist man yan or mapa-DOLE representative. Okay? They must adhere with their own duties and responsibilities. Okay, they should not feel that the PNP is leaning on something or leaning to someone, but then again, they must be there to neutralize the area or area of responsibility. Okay, kung saan nangyayari yung labor disputes natin. Okay, otherwise, there is a written request for DOLE if there is something or someone threatening their own life. Or pwede rin naman yung sa kabila, if there is someone or something threatening their own life. Okay, kasi we are still on the rule number one on protecting, to serve and protect, and to observe human dignity, and yung human rights din, syempre. Okay? Yan nga, sinabi ko sa inyo, yung liaison or liaison is established for peacekeeping detail with representative of DOLE. Okay? Ang members or mga leaders ng grupo should talk with DOLE representative as well as yung ating ground commanders. For them to have or to negotiate kung hanggang saan lang ang pwede nilang gawin. Okay? Basta ang mindset lang lagi ng PNP is for peace and order lang po. Yan. Peacekeeping detail, nakita nga natin dito in labor disputes, it's 50. Public and demo, it's 100. Pero let's keep it standard na 100. Okay? Final na talaga 100. I've talked to CDM or yung Civil Disturbance Management. 100 po talaga ang kailangan sundin when it comes to peacekeeping detail. Okay, kasi 50 is medyo malapit pa daw, pwede pa daw magkagulo. Unlike if it's 100 meter na daw at nandun ang peacekeeping detail, medyo mas malayo dun sa picket line or sa pinangyayarihan ng demo. Then, syempre, ang pinag-uusapan po natin dito is magkaayos or to negotiate. Okay? So, yan ang ating applicable laws. Okay, Public Assembly Act or BP 880,
Ito yung pagbatasang pambansa. Normally, it came from the martial law regime. Okay, so it's BP 880 or Public Assembly Act of 1985 for parliamentary government. Okay, binigyan nila dito naman ng karapatan for rally strikes and public demos. Okay, ang mga pulis po natin dito, okay, kailangan daw sundin lahat maliban sa natitira, maliban sa isa. Okay? Lahat ng to tama maliban sa isa, ito po. Okay? Ground commander po. To. Okay? But as much as possible ang nakalagay po talaga sa ating BP 880, maximum tolerance. Pag may unlawful aggression, doon lang po tayo pwedeng mag-employ ng necessary means. Okay? Then, pagka leaders, organizer, walang aarestuhin and even participants, otherwise, nag-violate siya ng batas under revised penal code or other ordinances. Yan. Ito po ang nakalagay sa atin. Okay, so that's the applicable legal parameters of BP 880. Let's exercise maximum tolerance in such cases that there is unlawful aggression that would fall under the self-defense doctrine, strangers, or even relative, okay, pwede nang tayo gumamit ng only reasonable force. Okay, reasonable. Alam naman natin ulit yung factors to be considered for it to be reasonable. Naulit ko naman yan. Okay, ang employment natin ng tear gas at water cannon, it's not the station commander, but rather, it's the ground commander. Okay, yun po yung ating tanong kanina. And last one, walang pag-aaresto ng leader, organizer, or any participant of the public assembly. Okay? Otherwise, there will be a violation of the revised penal code, special penal law, or ordinances in which that could be used as an evidence to warrant the arrest. Okay? To warrant this arrest, rather. Okay? Yan. Who is determining and determining blah, blah, blah. Responsible in determining whether there is a permit. Okay? Ang tumitingin po kung legit ang permit ay ang ating ground commander. Okay? Yan po ang ating sagot dyan. Chief of police po, siya po ang head na isang police unit. Or yung, opo, siya yung commander ng police unit. Dole, ito po yung determination for labor disputes. PNP provincial director, it's a position. Okay, wherein siguro, pwede natin itong gamitin kapag ini-inform siya for SITG, no? Pero the question is not SITG itself. Okay? Ang tinatanong sino nagde-determine ng permit and that is the ground commander. Kung may permit ba o wala. Yan. We are now on the rallies and public demonstration. Last, ano na lang tayo dito? 100 siguro. Tatapos na rin to. Okay? So, rallies and rallies and demonstration. Okay, ang PNP should adhere with the code of conduct of law enforcement official. Okay? Na sinusunod din natin beyond the international agreements in which that we could see on our rule number 1. To serve and protect and to observe human rights and dignity of a person. Okay? So, yun pa rin na lagi natin sinusunod. With all of these things na naka-highlight na nakikita ninyo sa first bullet, ganun lang din ang meaning po niyan. Okay? We would always use limited force or reasonable force under those certain factors na sinabi ko kanina pa. Okay? Ngayon, ulitin natin dito, determination kung may kailangan ng permit o wala. Okay? Para mas madali nating maintindihan, kapag ka private property, hindi kailangan ng permit. Kapag ka freedom park, hindi kailangan ng permit. Kapag public place, kailangan ng permit. Okay? Ngayon, lahat yan may permit o wala, pagka may nilabag silang batas under RPC or sabihin nating ordinances, okay, pwede po silang i-disperse. Okay? Kapag may permit, nire-revoke. Kung walang permit, pero freedom park. Kung walang permit, pero private property, pwede naman silang kausapin to maintain peace and order kasi they need to be informed that public assembly doesn't permit them to show actual anarchy or to show na sobrang gulo or may pananakit na nangyayari. Okay? Sinabi lang dito is to demonstrate, not to be violent. It's two different things. Dalawang magkaibang bagay. Okay? So, yan. PNP shall provide police assistance only when requested ng leaders and organizer
and they are there for maintenance of peace and order lang po talaga. Okay? So, pagka public place at kailangan ng permit, saan po binibigay? Public assembly at a public place, ibibigay po ang request sa ating mayor kung saan gaganapin ang rally. Okay? Ngayon dito, within 5 days, kailangan ma-replyan or 3 days ma-replyan na ni mayor yung, tawag dito, yung rally na gagawin dito. Otherwise, he should strike out or pwedeng i-deny or pwedeng auto-approve ang mangyayari dyan. Okay, pag di pinansin. Okay, ibig sabihin yan, pag di pinansin, auto-approve in a certain days or 5 days. Pang 6. Okay? Ngayon dito, public assembly, meron or wala na permit, they should be peacefully dispersed. No actual violence, no greater restraint ang pwedeng gamitin laban sa kanila. Hindi pwedeng manakit, hindi pwedeng pumatay, or pwedeng magbigay ng serious physical injury towards the rallyist itself. Okay? Lightning demonstration or rallies, yung biglang walang paapaalam, wala man lang ka-info information, biglang sumulpot lang out of nowhere. Okay? If they are done in a public place, they shall be dispersed peacefully. Okay? Ngayon, if the participant refused to be dispersed voluntarily at nag-violate na po sila ng batas, they could be taken into custody, police custody, and charged thereof. Okay? So, yun yung sinasabi natin dito. Ground commander, siya po ang may responsibility. In crime scene investigation, ang may responsibility, ulitin natin, IOC. Kapag rally and public demo, ang in charge, ground commander. Policies natin for rallies and demo, ang alam po natin palagi dito is that for them to exercise maximum tolerance. I think I've already explained what maximum tolerance is. It's for them to habaan ng pasensya, habaan ng pag-intindi, and try to negotiate and to keep everything at peace. Okay? There should be no injury, no right to injure, nor kill people during rallies and demo. Okay? As well as yung kabila, yung mga nagra-rally, they shouldn't hurt, they shouldn't be aggressive, okay, giving injury to the PNP personnel itself. If they want to show or to demonstrate their grievances, do demonstrate, but never give out actual violence or never give out an attitude when it comes to being anarchy or kaya umabot tayo sa anarchy. Okay? Yun yung sinasabi natin dito. Now, which of the following public assemblies without permit should be dispersed? Okay? Ngayon kasi sinabi natin public pag Freedom Park, okay, pwede dyan. Dyan talaga dapat nagkakaroon ng public assembly. Pag private property, hindi rin po kailangan ng permit. Kapag public place na hineld, pag public assembly na hineld sa public place, okay, then walang permit, pinapaalis po yan. Okay? Then, syempre, public assemblies in a private company, hindi rin po pwede yan. Okay? Labor disputes, ganun din yung malamang sa malamang na to. Private company. Then again, kailangan nila magkaroon ng permit dito. Permit has a certain terms and condition. Kaya meron din naman yung hangganan lang naman ng permit natin. Pagka sumagad dyan, okay, nare-revoke po yan. Okay? Okay, dito na tayo sa civil disturbance management. Okay? Ngayon, as a rule sa police operation natin, ang civil disturbance management natin, okay, should be in a prescribed uniform. Okay, ano daw ang hindi dapat nila gawin? Okay, syempre, or which of the following should be adhered rather? Ano daw ang dapat nilang gawin? It is for them to carry out non-lethal weapon. It is expected naman in during public rallies, public demo or rallies, okay, na ang bit-bit naman nila doon is their own FEG, okay, their own placard, ganun. Then, wala namang firearms. There should be no right to kill or injure a person in any case possible. So, pagka ang CDM dito, ang ginagamit lang non-lethal weapons and anti-riot devices. Okay, tear gas, water cannon, baton, and truncheon. Okay? So, yun po yung ina-adhere. So, to carry an issued firearm, hindi po pwede. Okay, to remove name patch, hindi rin po pwede.
kasi kailangan nandun pa rin yung identity ng PNP personnel. To wear field service uniform or black fatigue, hindi po pwede. That is, ang black fatigue, ginagamit po yan for special, tawag dito, pag kami special police operation, ay ibang kaso. Ay minsan, in heinous crime, meron din ganyan, nag-black fatigue. Okay? So, ayan. Pero di po sila susuot ng black fatigue during CDM. General guidelines, ganun pa rin po tayo dito. Kaya yung civil disturbance management, they are for maintenance of peace and order. PNP, hanggang doon lang po tayo. Okay? Ngayon, kailangan natin dito ng permit identification. Again, the ground commander should verify the permit on whether or not meron or wala. Pagka wala, disperse peacefully. Pag meron, hahayaan sila. Okay? Create a picket line, create a protection or defensive line. Okay? Yun lang naman. Ang ground commander po pala ang nag-iisip kung mag-activate tayo ng tear gas or mag-activate tayo ng bomba ng tubig. Okay? Or mag-disperse ng gamit ng truncheon. Okay? Kung mag-effect ng arrest, ganun din. May proper formation po sila dito. Okay? Specific guidelines po natin, ayun nga nakita natin, ang civil disturbance management are not or unable to use their issued firearm. Hindi pwede magbitbit ng firearm na lethal. Okay? Kasi pwedeng mabunot, pwedeng bumunot, okay, pwedeng makapatay at pwedeng makapanakit. Kaya yan ang hindi pa pwede. Kuha. So maximum tolerance, ganun pa rin po tayo, and organization membership of CDM contingents as well as their deployment and employment shall be in accordance with the PNP rules and regulation. Okay? So pinakauli, this would be a technical term. These are standard operating procedure and yung guidelines na sinusunod ng ating PNP. Okay, so yan po yung ating civil disturbance management. Alright, we're already on planning. No? So, it is an attempt of a police administrator to locate, okay, anticipated, okay, to locate anticipated resources meet anticipated service demand. Okay, sa madaling salita po, ang sagot po dyan is police planning. Okay, bakit? Ang nakita po kasi natin dito, although that anticipated resources, this is the definition of planning. Okay? Ngayon kasi nag-iba lang siya kasi specified lang siya for police administrator and law enforcement management. And therefore, ang tama answer talaga po dito is police planning. Okay? Let's discuss this one, police planning. Last 50 slides. Okay? So kapag umabot ka dito, makinig kang mabuti. Kasi in this part, didiscuss ko lang tong police planning. Okay? So, police planning, katulad ng kanina, sinabi ko na sa inyo. Okay? Kapag inalis mo yung police administrator dun sa kanina, okay, allocation and anticipated resources to meet anticipated service demand, ang sagot na po natin dyan ay, ano? It's planning. Kapag ka-operational planning, ang sinasabi po natin, rational design and pattern, kung paano gumagana ang departamento o gumagana ang isang unit, okay, in performing an operational environment. Kung paano silang gumagana hand in hand. Kung paano silang gumagana sa isa't isa. That's operational planning. Ngayon, nagkaiba lang yan dito sa police operational planning. Okay? Kasi may set of policies and guidelines na tayong sinasabi for police activities. Okay? For police activities. And therefore, ang sagot na natin dito, police operational planning. Okay? Ibig sabihin dito, meron ng set of policy, guidelines, procedure na kailangan sundin ng bawat unit na specifically para sa police activities. Kapag yan na pong nakita natin sa inyong finals, that is police operational planning. Yan. Okay? Well, already on this one. These are specific commitment to achieve a measurable result within a specific period of time. Okay? Ngayon, may nakita tayo ditong specific commitment. Keyword, specific commitment, specific period. Ibig sabihin, short term. Ang hinihingi natin dito ay how, paano niya makukuha. Okay? Kung titingnan niyo mabuti, observe niyo, criticize niyo mabuti, it is how. Okay? Paano, no? Or what should be done within the day. Okay? Ang sagot natin dito is objective. Okay? Ang how pala natin is tactics and strategy. Ang what is goal and objective. I need to be corrected.
Okay, what are the specific commitments? That is objective itself. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Kalaman lang natin. Kapag ka, ang tanong ko naman is how can you achieve the objective and goal, tactics and strategy yan. Okay, these are products of prudence or wisdom and management human affairs. Okay, adopted by individual group or the set of principles which they are based. Okay, masyadong mahaba but then again, ang sagot lang natin dito is tactics. Okay? Okay, so ayun nga, tactics. Okay, wait lang. I think I've mistaken. Medyo naduduling na tayo siguro dito na certain context or certain part. Hindi po yan kasi ang tactics nga pala is how. Paano ma-achieve? Pag product, ibig sabihin end na. Product or wisdom. Policy po ito, policy. Not tactics. I need to be corrected. Policies po ito. Okay? Haba, di ba? Ibig sabihin product of prudence or wisdom. Okay? Ibig sabihin, kaparang ganito lang yan eh. Laws are created by wisdom. But laws are not wisdom. Ang gulo, no? Ang gulo talaga ng batas. Meron din sa policies. Okay? Products or end product siya ng wisdom. Okay? That should be implemented for the management of human affairs. Okay? Regulation on the things that we can do or not. Yung mga pwede at hindi pwedeng gawin. Okay? Next, police planning. Okay, may kita naman natin dyan. There is an objective and there is a goal. Okay? Pag sinabi natin objective, short term, meron tayong commitment to achieve measurable in a specific time period. Pagka goals, long term, meron po tayong tinitingnan mas malayo. Okay? Mas general statement. Okay? Mas long term pagka goals. Strategy and tactics, this is how on how can you achieve it, yung goals and objective. Kapag ka sinabi natin na goal, ang kukunin natin dito is strategy. Okay? Gumawa ka ng disenyo or method on how can you achieve your goal. If we are talking about objective, ang kasama po natin is kasama natin ay tactics, ang kasama natin dito ay objective. Okay? In order for it on how can it be achieved in a certain or specific period of time. Okay? Ito po yung sinabi ko kanina, ang policy is product of prudence or wisdom. Ang standard ang siyang sinusunod or dapat makita sa isang organization. Procedure is papaano, okay, papaano ginagawa yung standard na ito. Ang guideline po natin is a recommendation kung ano dapat ang makita. Okay? Representation ng guideline. Ano ang gusto kong makita? That's the guideline. Okay, so series of preliminary decision on a framework, which in turn guides subsequent decision, okay, that generate the nature and direction of an organization, usually, makinig, long range in nature. Pag long range ng pinag-uusapan natin dito, ang sagot na kaagad ay butasin ninyo. Butasin? Napapakaos na ata ako. Okay? So, meron tayong technical difficulties, no? So, I do apologize. Siguro natawa ka doon. Walang yan. Diba? All of the things I do for love. Okay? So, balik tayo dito. So, ang sinasabi na natin dito is yung strategic planning. Kasi long range eh. Okay? Let's talk about this one. Okay? Kapag umabot ka dito, ay mag-chat ka kay sir ng sir, narinig ko po kayong pumiyok. Minus 10 po ako sa exam. Okay? Chat nyo ako for minus 10 sa exam. Okay? Para at least masaya tayo. Okay? So, agad-agad. Kapag ka narinig mo to, minus 10 ka sa exam. Chat mo ako. Okay? Yan lang. So, police planning approaches. Synoptic or rational comprehensive approach. Ito po yung sinauna natin. To begin with. Okay? We are seeing this as the traditional one. Problem-oriented approach. We see things to the problem muna. Then we would like to offer an hypothesis. Then we would like to have our own model on how can we resolve things. Kaya yan ang synoptic.
Ang synoptic, tinitingnan muna ang problema. Okay? In order for it to create a proper policy. That's the rational, that's the traditional approach for police planning. Okay? Pag incremental planning, pagka masyadong malaki ang problema, ang isang organization or isang manager, ang ginagawa nila, nare-resolvean muna nila ang isang bagay dun sa pinakamaliit. Okay, pinakamaliit muna na problema. Okay, the smallest thing. Okay? Then let's see on what would be the result or what would be the effect. Okay, that is incremental planning. Transactive planning, we want to have our own personnel on a round table discussion. Usap po tayo dito, parang community-based research. Okay? Gusto natin gumawa ng plano, tawagin mo lahat, magsiupuan tayo dito. Let's discuss kung ano yung pinaka pwede natin gawin. Okay, it's a face-to-face interaction. Okay, in order for us to have somehow an integrated idea on how can we create a new plan. Okay? It is for us to determine kung ano yung target community or beneficiary dito. Minsan nga ito ang transactive planning, it's community-based research. Pupunta ka sa mga barangay, tanongin mo kanan ng mga problema nila. Okay, kasi normally alam na nila yung problema within their certain community. And you would try your best to create a action plan for them. Okay? Advocacy planning. Okay, ang advocacy planning natin, normally these are from the critic or critical. Okay? Sila dito yung mga pumapanik under the marginalized. Yung mga nasa baba. These are ito ay yung mga ending things that are normal. Na nasa palagi natin normal, kaya nga tayo nagkaroon yung mga 18 days for against vow. Okay, yung mga ganyan, it's a part of an advocacy plan wherein binibigyan natin ng solusyon ang isang public or social norm in order for it to be changed. Okay? More than any policies, okay, gumagawa po sila ng tawag dito, ng panibagong way in order for them to be heard. Okay? That's advocacy planning. Okay? Minsan sa mahirap, minsan sa politically impotent. Pag politically impotent, ibig sabihin hindi na pakikinggan ng gobyerno yung hinaing ng mga nasa baba. That is why there are certain instances wherein advocacy planning is too effective din, syempre. Okay? Radical planning. Pag radical planning naman ang sinasabi natin dito, there are first mainstream, which is, okay, ito, pinamadali na lang. Ang radical planning kasi, pag gumawa ka ng isang plano, gusto mong balikta rin siya upside down. That's it. Gusto mo siyang balikta rin upside down. Ito ay hindi bagay na normal na ginagawa ng isang tao. You want to change it big time. Okay? Kaya kung makikita nyo dito sa two mainstream na radical planning, gusto mong gumawa dito in an immediate, okay, or in a large scale social process. Kasi ang gusto natin gawin dito is malaking pagbabago. Okay, total upside down talaga yun. Okay? Ibig sabihin, these are the things that are not normal within the society. Okay, that's radical planning. Okay, pag systematic planning naman, ganito yan. These are typically seen on universities, okay, in some organization or companies wherein they would have their own tag name. Okay, kung ano yung vision nila, ano nakikita nila sa mahabang panahon. Okay, then yung tawag dito, tinitignan din nila dito yung mission nila, yung mga bagay na ginagawa nila every single day. Kay ano yung mga bawat organization within that certain group. Kay kung paano dapat sila gumagalaw, ano dapat ang standard or pag-uugali ng mga participant on a certain systematic plan. Okay? Normally they have forecasting, scanning, data gathering and analysis. Tinitignan nila ang per departamento kung sumusunod ba sila sa organizational vision, strategy, values and mission. Okay? Ito ngayon ang madalas na ginagawa for effective planning, yung systematic planning, kasi lahat ng maliliit na bagay tinitingnan hanggang sa pinakamalalaking bagay. Okay? So this is a rational step by step and could be developed in all types of plan. It can be integrated to anything. SARA process. Okay? Ang SARA is scanning, analysis, response and assessment.
Itong SARA process na to, normally itong pinaka-effective if you want to create your own research. Okay? Gusto mong gumawa ng sarili mong research, gumawa ng sariling plano. Kasi recommendations part is a plan itself. You're creating a solution, you're creating a plan in order for it, yung problem na ipinakita mo to be resolved. Okay? If you want to create this one, ang ginagawa nila dito sa planning process pa lang, scanning, tinitingnan mo nila dito kung ano yung problema sa loob ng organisasyon tsaka sa labas ng organisasyon. Ngayon, kapag nakuha na natin lahat ng problema, we want to analyze each and every problem kung paano natin sila susolusyonan. Baka may isang problema dyan na may isa o dalawang problema dyan na isa lang ang solusyon. Ayun na minsan ang gusto natin. Pangatlo, response. We want to integrate something. Kaya gusto nating respondihan yung mga bagay na nandyan nga mismo. Okay? We want to apply or implement plans with it. Okay? Gusto nating i-implement yung nakita natin na solution for it. Then we would like to have assessment kung gumagana ba yung balak natin. Okay? Yung policy na pinatupad natin. That is SARA process. Then pagtas ng assessment, scanning ulit. Okay? Yan. Police planning pa rin. We're still on the final coaching part. Okay? I do hope na nakikinig ka pa. Okay? Sayang naman, na-pause na ako lahat dito and still, you're not listening. Sayang. Malay mo, ito na ang susi sa'yo para ma-perfect mo ang exam. Okay? Sir, tapya. Okay? So ngayon, ang tinatanong naman dito, method, trying to ensure police department programmatic efforts and expenditure be an appropriate contribution towards arriving the desired day. Ang haba, di ba? Ito na lang madali dyan. Method, it is not a method for selecting alternatives, but is an excellent method for brainstorming. Okay? And assist the police chief in identifying alternative courses of action. Okay, ito naman kasi sa alternatives planning na to eh. Okay? Ito mga nakikita na ito. These are the things that are used for creating alternative option. Okay, syempre, kailangan may mga safety net nga tayong tawag. Pag nag-fail ang isang plano, kailangan may sambot. Okay, yung sambot, minsan dito yung nakikita. Ginagawa. Okay, pag-usapan natin to. Yan. Tama ba? Same ba tayo dito? Yan. Same lang pala. Pag strategic planning, gusto natin gumawa ng alternative. Una, pag strategic planning, we want to create a suitability study. Okay? Pag suitability study, ang keyword natin dito, ladies and gentlemen, within a jurisdiction, kung applicable ba ang plano natin dun sa lugar. Ang importante dito yung lugar kung saan tayo mag-implement. That's suitability studies. Pag feasibility studies natin dito, we are thinking kung gagana ba tong solution na to o hindi. Okay? Kasi kung hindi yan gumana, kailangan may backup ka, may plan B ka para dito. That is feasibility studies. It's determining whether or not gagana ba talaga yung plano mo. Kuha? Pag acceptability studies, ang tinatanong natin dito is whether or not yung target population mo is tatanggapin yung intervention na ibinigay mo. Okay? Kunwari, natapos na yung plan mo, na-execute mo na, you must see on whether or not gumagana yung intervention para sa kanila. If yung hypothesis mo, yung plano mo, the first place, sa palagay mo, applicable or acceptable para sa kanila. Okay? Kasunod, cost effectiveness analysis. Sa cost effectiveness analysis, ano po ang ginagawa natin dito? The purpose of it is for us to have an alternative which would maximize the ratio of benefit to cost. Ibig sabihin lang dito, pinakamadaling salita, yung makakatipid at yung pinaka quality na pwede nating makuha dito for alternative. We must determine kung ano yung makakatipid tayo at yung quality na makikita natin. Okay, pag must wants analysis, we are subject for weighing suitability, okay, and feasibility and acceptability studies, okay? That is must want analysis. Okay? Ang dapat ang mauna mo na yung must. Kaya pagka naggawa naman lahat ng must, pwede minsan natin ipasok yung wants. Okay?
Basta ang important dito, when you're creating an alternative, if for must and wants analysis, the first one would be the must. Yun muna kailangan ng solusyonan. Pagka na okay naman at may sobra pa, pwede pa tayong magpasok ng wants. Okay? Last one, means ends analysis. Pag means ends analysis naman, ladies and gentlemen, ang tinitingnan natin dito yung paggastos, expenditure. Saan kukuha ng pera? Saan gagastusin? Papaano natin gagamitin? Okay? Ngayon, tinitingnan lang natin dito na ang pinagkukunan natin dito o yung gagawin nating plano ay maganda rin ng kakalabasan. Ngayon lang naman ang usapan natin dito. It is for us to see na lahat ng ginawa natin is tawag dito is maganda at the end. Okay, ibig sabihin natin yung gusto natin makita, yung beneficial natin makita nung uno pa lang. Paglabas natin dito, maganda rin yung result. Okay? That is means end analysis. Okay? We are now down to crime mapping. Konti na lang. Umabot ka na dito. Okay? So we are already on crime mapping. This consists of title of the map of the AOR, of certain police unit, the crime clock, and the legend. It is used in regards with crime suppression and prevention. Okay? Kapag ang tanong ay nakita nyo dito, for crime suppression and prevention, crime mapping po ang sagot. Kapag po ang AOR is for heavy traffic congestion at a specific times of day, and for traffic management, traffic spot maps po ang sagot natin. Okay? Pagka pin maps po ang pinag-uusapan natin, this is the foundational or pinakauna na ginamit natin for crime mapping. Ang crime sketch po ay ginagamit natin for investigation purposes in order for it to be used for court presentation. Okay? Ito po yung ating mga sagot dito. Okay? That is crime mapping. Kasunod, ngayon, type of information. Isipin niyo, makinig kayo dito. Ito, wala to sa itinuro ko. Impossible lumabas to. Sayang, points din to para sa inyo. Location, distance, direction, and pattern. Okay? It is known as the most important type of information to be represented. Gleaned from a map from the perspective of a crime analyst. Ang tanong, gleaned from a map perspective. From the perspective. Kaya ang sagot natin dyan, location. Okay? Ibig sabihin kasi dito, ang sinasabi dito, kung saan. Okay? Nag-a-analyze tayo dito ng crime prevention. Okay? This is location. Kung saan pinangyarihan. Pag-usapan natin yan. Okay? Yung mga nakita nyo kanina, it's map information. Okay? Sa map information, itong pinaka-importante location. Kung saan kayo nagmamapa. Okay? This is used for us to determine kung anong nangyari or kung ano ang pwedeng mangyari dun sa lugar or location na pinag-aaralan or tinitignan natin. Okay? Distance. Pag sinabi nating distance yan, it gives relationship towards the victim and the perpetrator or kung saan nangyari, saan nakaabot. Okay? Yan. Nagbibigay tayo ng relationship somehow at some point. That's distance. Pagka direction naman, ito ay conjunction or alinsunod kadalasan sa distance. Okay? Kung saan pumunta or yung orientation. Okay? Kung pumunta ba siya from point A to point B, then from point B to point C. Okay? That is direction. Okay? They are giving out some information in order for it to be related somehow in relevant processes and condition. That is direction. Pattern. Pag sinabi naman nating pattern, it's a usual concept for crime analysis in order for us to determine yung crime occurrence. Kung ilang beses nangyayari ang isang krimen sa iisang location or sa iisang lugar. We are determining the repetition. Okay, yung paulit-ulit na nangyayari on a certain location. Okay?
That's map information. Ayaw na mag-next, ah. Yan. Okay? So, theory. Okay? We are talking about crime mapping and its theory. Applicable theory. Okay? Based on social data. Okay? The governments were beginning to data. Findings tended to influence variables such as wealth and population density or level of crimes. Ang sagot po natin dyan is cartographic geographic school. Okay? Makinig. Discuss natin yan. Okay? Tatlo lang naman ang major schools for crime mapping. Pag cartographic or geographic school, ang pinag-uusapan natin dito, naniniwala noong 1830 at noong 1800 na ang krimen daw ay connected sa wealth and population density. Okay? Ngayon ay sa mahihirap at sa mga mayayaman. Okay? Yan yung unang naging part ng crime mapping wherein tinignan kung ano ba, kung ano mas mataas ang krimen sa mga poverty na area. But then again, kinikilala naman natin that poverty is not crime. Pero sinasabi nila dito that wealth is also part, okay, on crime occurrence. Okay, doon po nauna. Okay, tinitingnan yung yaman ng tao. Okay, against the population density. Typological school, okay, nag-dominate ng 20th century. Ang tinitingnan naman natin dito in crime mapping, yung physical and mental characteristic ng people in crime on a certain area. Okay, naging mas specific na tayo sa tao mismo na nakakapag-commit ng krimen. Okay? And then again, ito yung pinaka-last one na pinaka-talamak when it comes to crime mapping para sa crime analyst, yung social ecology. Okay? Ginagamit dito yung geographic variation and social condition to determine crime occurrence or crime pattern. Sa madaling salita, minsan kasi ang geographic variation, yung mga tinatakbuhan, okay? Minsan mga walang tao dun sa lugar na yon. Ay minsan tinitingnan rin yung social condition. Okay? Social condition might be physical and mental characteristic. Pwede ding wealth. Okay? And other theories related to occurrence of crime or kung bakit mayroong krimen. Okay? That is social ecology. Okay? Yan. We are now on the old pin maps. Okay? Sinasabi nila dito, ano daw ang goal ng map? This is the question itself. Which of the following are the goal of map? Okay, lahat ng to sa definition are the goal of map. Okay, kapag gumawa kasi tayo ng mapa, okay, we are giving out pictures, information, wala namang specific description, definition. Ang nakalagay kasi sa mapa dito, titignan mo, ikaw mismong mag-i-interpret on your own. Okay, you are visualizing data, you would visualize dun sa legend na ibinibigay dun. Okay? Mga pictures lang naman ang nandito eh. Wala naman talagang word by word na nagsasabi na ganito ang nangyayari. It is for you for a visual representation na ikaw mismo ang nag-i-interpret. That's the importance or the goal of a map. Okay? Kasunod. Okay? Elements of the map. Okay, dito tayo. So, it interprets the content of the map such as symbols and colors. Ang sagot po natin dyan, pag symbol at color, ang sagot legend. Okay? Dito. So, crime mapping, ano ba yung elements ng map? Title, syempre kung saan. Yung lugar na yan, anong cycle year, anong lugar. That's the title. Legend, nakalagay po siya sa pinakababa. Minsan shapes siya, minsan colors, minsan symbols. Okay? That's the legend. Ang scale, ginagamit po natin yan. Nakalagay siya sa mapa in order for us to tawag dito, measure yung topographic area. Okay, para makita natin yung lusong tsaka ahon. Okay, yung mababa tsaka mababa at mataas na lugar. Yan, yan yung itsura ng scale. Ginagamit natin siya for it. Para at least makita natin real time kung ano yung itsura ng lugar. Okay, kahit sabihin natin visual. Okay, that's the scale. Orientation, ginagamit natin siya for compass direction. Okay, kung saan ng north, east, south, and west. In order for us to use it for direction purposes. Okay? So, ayan. Walang joke, nakaabot na rin tayo. This is the last part. Okay, wala na yung kasunod. Dino-joke ko lang kayo. Okay? You have reached the end
of your own final coaching. Okay? I'll be sending this on raw. Okay, raw lang siya isi-send. Wala nang edit. Very straightforward. Okay? Okay, lahat ng yan, all of this for you. Okay, wala nang rason para bumagsak or mandaya ka for your final examination. Almost all of this are discussed. Okay? Ngayon, ang gagawin nyo na lang naman dito is to review the pointers. Basa pa kayo ng few. Baka, syempre hindi naman ito yung mismong exam natin, no? Okay, nagbigay lang ako sa inyo dito ng IT na pwede natin gawing guidance. Okay, para at least hindi kayo bumagsak sa inyong final examination. So again, I do appreciate your time. Okay, alam ko medyo mahaba at alam ko nagtsaga ka on watching this final coaching. Okay, so again, thank you very much. And have a great day po sa lahat. Thank you po.